Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. It's already 9:46 in the evening. Ayan. Alas 9 na ng gabi pero sabi ko, magla-live ako total. Bahala na kung mga multo ang manunood sa atin. Ang importante, makapag-live tayo ngayon. Okay? So maganda tong ating topic kasi alam mo kung bakit. Ayan na, no? Digong, kung may utak ka at may pakiramdam, mahiya ka sa mensahe ni Speaker Martin. So mga DD Shets, gets? Oh, yan yung aking topic ngayong gabi. So ano ba yung mga sinasabi mo? Ano ba yung mensahe ni Speaker Martin Romualdez? Alam mo, very simple lang ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin na ang speaker natin ay hindi po mapagpatuloyan. Katulad po ni PBBM, yan yung Tatak Romualdez and Tatak Marcos na pilit na ginagawang masama ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, galit na galit at gigil na gigil ang matandang Duterte kay Speaker Martin Romualdez hanggang sa mga kaibigan, dumating yung point na nagkaroon na po ng mensahe si Speaker Martin Romualdez. Okay? Kaya nga, nung nabasa ko yung mensahe ni Speaker Martin Romualdez, naku, Diyos ko, Lord Santissima Trinidad, mahiya ka digong. No? Kayo na mga DD Shets, kayo na mga taga-suporta ng puklubang matandang Duterte, okay, mahiya kayo. No? Kasi merong statement dito si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kung saan ay talagang sana makarating ito sa pandinig ng Pangulong Duterte. Hindi siya pangulo eh. Hindi siya former president, kundi Pangulong Duterte. O Emilia Agustin. Ayan, good afternoon. Si Dakila Fak, shout out. Ayun, maraming salamat. Hindi ko pala nabigyan ng jacket si Dakilang Fak na ito. Ayan, maraming salamat. Sa 12 nanonood sa atin, mag-usap tayo dito at ilabas natin yung sentimento natin kay Rodrigo Roa Duterte. Pero bago po yan, yung ating topic ay ganito mga kaibigan. So digong, kung may utak ka at may pakiramdam, mahiya ka sa mensahe ni Speaker Martin. So DD Shets, nakuha nyo ba? O yan yung akin. Pero ano po ba ang nilalaman ng mensahe ni Speaker Martin Romualdez? Alam naman natin na yung mga Romualdez ay kilalang hindi mapagpatuloyan. Mas kilala pa yan sa mga pamilya na Duterte. Kasi unang-una, hindi pa yan nagiging mayor si Sara Duterte ng Davao. Hindi pa yan nagiging presidente si Rodrigo Roa Duterte. Ang pamilyang Romualdez ay kilalang-kilala na sa politika. Iginagalang po yan, no? Iginagalang po yan ang mga Romualdez. Kaya si Rodrigo Roa Duterte, huwag magyabang na hindi mananalo si Speaker Martin Romualdez kung tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi unang-una, wala namang kalabang kung halimbawa tatakbo man talaga si Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo, wala naman siya mabigat na kalaban. Si Sara Duterte, mabigat ba na kalaban? Hindi. Sirang-sira na yan. May bahid na ng korupsyon ang pagkatao ni Sara Duterte. Diba? May aligasyon na siyang hindi marunong mag paliwanag kung saan nila ginasto o kasi parang malversation of funds. So ano ba yun ang tawag? Kung baga betrayal of public trust, kung ano man dyan. So itong Rodrigo Roa Duterte, kung may utak ito at may puso ito at may pakiramdam ito, matuto itong mahiya sapagkat simple lamang ang mensahe sa kanya ng Speaker of the House. So di ko may delikadesa, maintindihan po ng matandang ito kung ano ibig sabihin. Mami Lou RD, hello po, good evening. Shout out sa inyong lahat, maraming salamat. Run Rev, good evening po, maraming salamat din at saka kayo gising. So maaari po bang i-share ninyo itong ating live streaming? Now, ito ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez. Kayo na mga walang kwentang mga DD Shets na anti-Marcos, makinig kayo. Dahil babasahin ko, kung hindi kayo marunong magbasa, babasahin ko, pakinggan po ninyo. Tanggalin niyo yung mga tutuli sa tainga ninyo, okay, yung mga airwax niyo, tanggalin ninyo. Pati yung mga nose cake ninyo, tanggalin ninyo para marinig ninyo ang mensahe
ni Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi po inaaway si Digong. Tandaan po ninyo ha, sa kabila ng panggagalaiti, sa kabila ng pagkainis at sa kabila ng galit, nararamdaman ng matandang Duterte at ng batang Duterte, okay, ay hindi po naging bastos kailanman si Speaker Martin Romualdez. Bagkos nandun pa rin yung respeto, kahit si Rodrigo Rua Duterte at this point of time ay hindi na po karespe-respeto. Okay? So pakinggan po ninyo mga kaibigan, pero bago po ang lahat, i-share nyo muna at i-likes nyo muna kasi 11 pa lang po yung nag-likes. So 25 viewers. So kung maaari, kalampagin ninyo yung mga munting tinig at sabihan ninyo na nag-live na tayo. Okay? At mag-uusap-usap na tayo dito. Sabi po ni Dakilang Fox, dahil sa CIF ni Sara, nakalimutan na ang West Philippine Sea, pati mainstream media di rin binalita host. Hindi. Actually, Dakilang Fox, hindi po nakalimutan ang West Philippine Sea. Bagkos, kakasabi lang natin nung nakaraan, nung kanina, na yung gobyerno natin ay naninindigan. As a matter of fact, meron pong pagpupulong between Xi Jinping at ni PBBM at tititingnan po kung ano yung mangyayari dito po sa issue or sa pinang West Philippine Sea. At talagang nakikita po natin na hindi po nilulubayan, no? Actually, yun din ang gusto nilang makalimutan yung issue ng West Philippine Sea. Pero nakakalabas lamang po na balita na naninindigan ang gobyerno ng Pilipinas na sinabihan ang gobyerno ng China na tanggalin lahat ang kanilang mga illegal infrastructure. Okay? Nanindigan ng Pilipinas, nagsabi na ang Pilipinas through Department of Foreign Affairs, okay? At syempre, ahensya ng gobyerno na sinasabi na dapat tanggalin po ng gobyerno ng China ang ipinatayo nilang mga illegal infrastructure dyan sa West Philippine Sea. Pero ang totoo, dahil sa confidential funds, may porsyento po na talagang medyo nakalimutan ng tao yung issue ng West Philippine Sea na walang alam si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo na wala siyang stand sapagkat playing safe itong baby Sara na ito. Okay? Sabi ni Dan Drev, "Uy, thank you very much Amorita Grana. Like Dana po. Say thank you. Maraming salamat." And then sabi ni Dan Drev, "Ulyanin na si Digong, paurong na yung kanyang utak." Actually, hindi paurong, hindi talaga siya magaling. Promise. Kulang talaga sa logic. Nilalagay, alam mo sa totoo lang, no? Correct me if I'm wrong, mga DDshets, mga Duterte the Hard supporters. Hindi ko nga alam kung bakit hindi kayo naliliwanagan sa punto na ito. Kasi noon, pareho lang naman tayo na sinusuportahan si Digong. Hindi ko naintindihan na kahit mali na yung prinsipyo ni Digong at dinadala na yung ating bansa sa pedestal ng kahihiyan, no? Kahit sino na lang, inaaway niya. Actually, palaaway ito eh. Sa bagay nga, inamin niya na mamamatay tao siya, di ba? Sa pamamagitan po indirectly ng mga sinasabi niyang ginagamit ang pondo ng bayan, pagpapatayin ang kanyang kalaban ng gobyerno under his term, o ginagamit ang CIF. No, ako wala mga kung pakialam dyan sa CIF ni Sara Duterte sa Davao. Okay? Kahit nakagasto siya ng ilang bilyon dyan, bahala siya. Pero itong usapin na ito na yung pagiging pakialam meron niya, yung pagiging relevant niya na hindi naman po, wala naman po sa lugar. Wala talaga siyang delikadesa, no? Si Rodrigo Rua Duterte ay wala talagang delikadesa, wala siyang kahihiyan, as if i-portray na magaling siya. Pero kung talagang pagbibigyan niyo ng pansin, guys, pagtuunan niyo yung pansin, mga mahal ko mga kamunting tinig, kapag nagsalita si Digong sa kanyang programa, walang laman. Puro pananakot, tapos intimidation, manipulations, no? He is trying to influence the mind of the Filipino people to believe that he is a strong leader. Wala nang alternative kasi nandyan sa kanya yung kagalingan. Ganun yung opportunity ko, as if he knows everything. Kasi kung hindi makapal ang mukha ng matandang Duterte, hindi po ito magsasalita na bubabalik po sa kanya. Kaya lang kapal ng mukha eh, pakapalan ng mukha ang pananggalang ni Rodrigo Rua Duterte. Kasi dito nga lang sa kaso ni Dilima o sa kaso ni Castro sa kanya, ano ang kanyang reason
payag siyang pumunta ng kulungan. O, di ba? Payag siyang pumunta ng kulungan. Tingnan mo kung paano siya mag-condition ng mind ng taong bayan. Kung pwede nga lang, bakit hindi? Kaya lang, may batas po, digong. Pinoproseso. Hindi po katulad mo na hindi mo ginagalang yung batas. No? Parang katulad ka ng isang senador na alam ko na shortcut. No? Hello, Mami Lo RD. Sir Glenn, kamusta po kayo dyan? Ayan, dito po. Mamay Tibaysa, shout out. Dito po sa amin ngayon, guys, naglindol po ng 7.2 magnitude, but the reported is 6.8. Kakagalindol lang kanina, mga alas 4:15 sa Jensan, sa Sarangani. Balita ko, isa pa lang po yung namatay. Hindi ko pwedeng ipong sa aking Facebook account yung bata na nagdagana ng pader. Nasira po yung mga malls dito. Ang Isano Mall of Coronadal, nasira. Ang Robinson sa Jensa, nasira. Ang SM, nasira. Tapos yung tubig sa Glan Sarangani, ay medyo naging low tide siya at biglang bumalik. No? Kaya nga nangangamba ang taong bayan, lalong-lalo na dyan sa may Jensan at sa Sakar Sarangani, na baka magkaroon po ng tsunami. Pero God is good that wala pong tsunami warning, kahit na nagkaroon po ng tinatawag na pagbaba ng level ng tubig sa Glan Sarangani. At dito kanina, si nanay muntik nang natumba dahil sa sobrang lakas po ng lindol, na nakag-registered po ng 6 or 7.2 based on the alert sa cellphone ko, 7.2. So ang binalita is 6.8. Maraming mga nasugatan based sa report na aking natanggap, kasi meron po akong kaibigan doon sa General Santos City. Medyo puno ang ospital sapagkat ang dami pong mga na-injured. Iisa pa lang po yung nabalita na casualty, pero in-account pa rin, and nagiging zero visibility ang General Santos City. Nawalan po ng kuryente. Kami kanina, 4 PM, nawalan din kami ng kuryente nung kasagsagan ng lindol dahil sa talagang napakalaki at ilang beses po, napakalakas, ilang beses po nagkaroon ng aftershock. Okay, sa Jensan, yung mga ospital doon, at saka wala pong mga tawag nito, walang open na mga convenience store, parang nagkaroon po ng zero visibility. And then, hala, maraming mga nasirang mga small establishment, at saka kawawa yung mga talagang nahimatay, inatake, dahil bigla-bigla po ang lindol, no? Ang registered time is 4.15. Ayan, KGB 101 TV, hello po, shout out. Mamay Tibay sa Mami Lo RD, hello po. So yun yung naranasan namin ngayon. Kanina pala, mga alas 4:15 ng hapon, nagkaroon po ng lindol. So binibilang pa po at tinitingnan pa po kung anong report, no? Binabantayan yung tsunami alert, but maganda naman kasi hindi po natuloy na tama na wala pong tsunami alert. Siyempre, sino ba naman yung hindi kabahan na yung tubig sa dagat ay biglang nagka-low tide? Diba? Nagka-low tide at biglang balik ng tubig, maitim na tubig doon sa Glan Sarangani. And based sa video na nakita ko, may isang bata na nadaganan po ng pader, no? Yun ang casualty. And then, maraming mga establishment, convenience store ang nagsara. Tsaka wala pong mabilhan ng mga pagkain. Hindi ko makarinig. Nag-live ako. Okay. So, RN2Sense, silo po. Megalaw shout out sa inyong lahat. Pinaandar na yung electric fan. So, hindi ko pinaandar kasi nga medyo maingay. Parang may typhoon, no? So yan mga kaibigan, so balik tayo. Okay lang po ako dito, Ma'am Presel Acepcion. And go back to our topic. So pag-usapan po natin na itong mensahe ng ating speaker. Quiet viewer here from Canada. Hello, Gemma G. Alaw, shout out po, maraming salamat. Thank you very much sa iyong pagiging silent viewer. At maraming salamat po sa iyong tiwala sa channel ng Munting Tinig. Dahil po sa kahit maliit lang po yung ating channel, at least nandyan kayo, yung pagiging silent viewer ninyo is, I consider it as worthy to be gratified. Ganon. And maraming salamat sa inyong support. Sa mga silent viewers, thank you. KGB 101 TV, Mighty Baisa, Presel Acepcion, Mami Lo RD, keep safe everyone.
from RN 2 cents. Now, itong statement po ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez on former President Rodrigo Roa Duterte ay babasahin ko po bago na view ng upuan mo. O, sabi ni Dakila Fax. Oo nga eh. Okay, alam mo guys, sa totoo lang, gusto ko nga palitan itong aking upuan kasi medyo ano na, medyo maganito na ako, magtsumba na siya kasi parang may nalusin ata na bolt. Good evening, nakaabot din sa LS. Maraming salamat, Guadalupe Tanya. Now, bakit ganito yung thumbnail ko? Kasi itong thumbnail ko is digong kung may utak ka at may pakaramdam, mahiya ka sa mensahe ni Speaker Martin. Kasi si digong lang naman yung maingay, si digong lang naman yung nangangaaway sa speaker, si digong lang naman yung nag-iisip na kinakawawa yung anak niya, si digong lang naman yung talagang panigan niya yung anak niya kahit yung anak niya po yung may simplang. Okay, John Reliabet, gandang gabi sa lahat. Gina Alejandre, good evening sa lahat. Keep safe, everyone. Maraming salamat. So ito mga DBS, lalong-lalo na kay Panggulong Rodrigo Roa Duterte, pakinggan mo at babasahin ko ang mensahe ng ating speaker, Martin Ferdinand Romualdez. Okay? Or Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Okay? Sige. Bakit walang tiwala si Digong sa mga Ferdinand? Kay PBBM, wala siyang tiwala. Sa speaker, wala din siyang tiwala. Naku, patawara santisima. Eh, mas lalong hindi ka panipaniwala si Rodrigo. Magandang gabi, Baybayan Sally. Hello po. Maria Suba or Marisa Suba. Good evening. Nanonood po sa atin from Italy. Okay, si Bogski Vlog and Music watching live from Pechanga Casino and Resort. Good evening. Maraming salamat sa mga bago po dito. Thank you very much. I really appreciate. Okay, Bibi Sara Dao Chupon. Hello, Mega Mega Loud. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa hindi po nag-escape ng ads. At malaking tulong po yan sa aking channel. Okay? Sige. Iisa-isahin natin. Chupaeng, hello po. Makinig kayo, mag-concentrate kayo. Kasi kahit na alam na ninyo to, nabasa na ninyo to, pero gustong-gusto ko talaga na marinig ito ng matandang Duterte. At gustong-gusto ko na ang mga DDS, pamasok kayo dito, babasahin ko, tanggalin ninyo yung mga airwax nyo, mga nosecake nyo, para maintindihan po ninyo. Ano ibig sabihin ng nosecake? Pong-et. Yung mga pong-et ninyo. Okay? Simply Talkies Vlog. Ayan, aba, nasa casino ka pala, ha? Oo nga eh. Sabi po ni Bugski, ano yun? Vlogs and music. Ma'am, Twitter Wilfred, magandang gabi po sa inyo. Ayan, maraming salamat. So pakinggan po ninyo ito, ladies and gentlemen, people of the Republic of the Philippines, at Huklubang Duterte, Hari Roque, Panelo, lahat kayo, makinig kayo. Okay? Yung mga pinag-iisipan, natatakbo si Speaker Martin Romualdez sa 2028, yung mga nag-hallucinate na kinakalaban at sinisira si Sara, makinig kayo. Okay? Rodrigo Roa Duterte, this letter is intended for you. Para po ito sa iyo. Okay? Kung may utak ka, may puso ka, may pakiramdam ka, mahiya ka talaga sa mensahe nitong ating speaker. Dahil ang mensahe ng speaker ay puno ng sincerity at hindi ka inaaway despite sa kagaguhan mo, despite sa katandaan mo, despite sa kawalang kwentang lumalabas sa mga bunganga mo, nang aaway ka ng isang speaker na mabait at may respeto pa rin sa iyo kahit hindi ka karespe-respeto. Okay? Sa pagkampi mo sa anak mo na hindi naman po inaaway ng Kongreso, hindi naman po inaaway ni Speaker Martin Romualdez. Ayaw lang naman po ang nanggagalaiti. Okay? So makinig kayo. Simply Talkies Vlog, hello po. 7.2 din ang nabalita. Yes, Sir John Reliabet, 7.2. Kanina-kanina, sinanay. I'm watching, nanonood po ako ng YouTube kanina habang naglilindol. Tapos bigla lang namatay yung ilaw. And then, yun pala yung nangyayari sa General Santos City. Halatang pera lang ang habol ni Digong, sabi ni Simply Talkies. Kasi nga, galit na galit siya, Simply Talkies Vlog, kay Speaker Martin Romualdez, na hindi naman inaaway ang Vice President.
Okay? Hindi naman inaaway ni Speaker Martin Romualdez si Sara Duterte. Hindi naman kinukontra ng Kongreso si Vice President Sara Duterte. Paano kukontrahin ng Kongreso? Ikaalyado ng Pangulo yan. Kung di ba naman gago itong mga abogago na yan, lalong-lalo na si Digong, kung hindi ba naman tanga itong si Digong, nagagalit siya kay Speaker Martin Romualdez na hindi naman po inaaway ni Speaker Martin Romualdez ang Vice President na kanyang anak. Nagiging bobo na ba itong Pangulo na ito? M&E, everyone. Hello everyone, sabi po ni M&E. Mirap. M-E. Kuya Alibuga TV, good afternoon. Grabe talaga galit ng mga dotae, Sir Glenn, dahil sa CIF, di makatulog. Kasi alam mo kung bakit, hindi ibig sabihin na hindi nabigyan si Sara Duterte ng CIF, kalaban siya ng Estado. Hindi ibig sabihin galit sa kanya si Speaker Martin Romualdez. Hindi ibig sabihin na kinukontra siya at sinisingle out siya ng Kongreso. Kaya lang naging gago at tanga kayo kasi iniisip niyo kinakawawa si Sara dahil akala po ninyo talaga winnable si Sara Duterte. Oo, winnable siya kung hindi kayo nagpakagago. Naintindihan ninyo? Ah, me na lang, sir. Oh, hello, me. Ayan, hello, me. Oh, binabaligtad na nga nila, yan, nila Panelo. Hindi naman daw inaaway si Speaker Martin. Gago. Ito si Panelo nagsasabing hindi inaaway. Anong tawag ninyo sa mga ginagawa ninyo? Mga panulay talaga kayo, ha? Granting NPA si Castro, eh bakit di niya hinuli nung time niya? Eh alam mo naman, Simply Tokis Vlog, itong matandang Duterte, isang katutak na bobo. Binigyan ka na ng pagkakataon, naging pangulo ka na, andyan na, oh, may kamay ka man bala na bakal. Diba? Hindi uti na luyat. Diba? Hindi na uto, hindi uti na kunat lang o itarugo na kunat. May kamay ka man kaya na bakal na pangulo, eh bakit hindi mo pinanghuhuli itong mga komunistang Castro na ito o mga kamatayan block na to? Pagkatapos ngayon, nagagalit-galit kayo sa Kongreso dahil kinatanong lang ni Castro, si Sara Duterte, kung paano niya ginasto yung 125 million mula sa Office of the President. Kundi ba naman kayo at mga abnormal, ikaw talaga, kundi ka ba naman abnormal at utak talang ka na naging former president ng Republika ng Pilipinas, magagalit ka ngayon sa speaker, tapos sabihin mo maagang namumuliti ka, maagang nagpo-posture, pumuposture, posturing na daw, kasi tatakbo daw si Speaker Martin Romualdez sa 2028. Bakit? E paano kung bukas gumunaw na yung mundo, hindi pa dumating yung 2028? E di, naging bobo ka na naman. Kainis-inis ka, basahin ko tong mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa inyo. Ikaw, Digong, makinig ka, ha? Makinig ka, Digong, Rodrigo Roa Duterte. Pakiano nyo nga, sino ba yung may contact dyan? Wait lang, tawagan ko ito si Juan. Rodrigo, tawagan ko tong sekretary ni Rodrigo Roa Duterte. Para gisingin to siya kasi alam ko hindi niya to babasahin, alam ko hindi niya to papakinggan. Ba't makinig kayo? Mga walang kwentang DDS kayo. Bibi Saramao daw chupon, correct. Tapos sisihin niya si Martin, di ba nakakagago lang? Correct talaga. Simply Tokis Vlog, nakakagago talaga. Sana naghubad sa asa. Sino naghubad sa'yo, ME? Ano man, ME? Wait lang ha, si ME. Bibigyan natin ng mga jacket itong mga nanonood sa atin. Okay, Sir Glenn, may bisita tayong Pink Lawan pero kakampi mo na ngayon. Sino siya? Sino siya? Sino siya? Nandito dito, oh. Chupaeng, nung tinanggal ni Sir Glenn yung jacket dati. Ay, okay. Okay. Sabi ni Simply Tokis Vlog, munting tinig, kaya siguro galit si Digong sa mga Ferdinand kasi mas matalino at malalaki ang tarugo kaysa sa kanya. Correct. Oo. Bakit maliit ba yung tarugo ni Digong? Bakit galit na galit siya kay Speaker Martin Romualdez? Bakit wala siyang tiwala kay PBBM? So lahat ng Ferdinand, galit na galit. No? Galit na galit. Okay, ganito. G. Ah, ikaw pala, G. Ah, okay. Shout out po sa iyo. John, hi, hanap kita doon. Okay, welcome po dito. Mercy Toscano, hello po. Babasahin ko ngayon ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez. At gusto kong isampal ito sa pagmumukha ni Digong. Digong, makinig ka. Minsan tinuring na kitang tatay, giatay ka. Makinig ka ha? Rodrigo Roa Duterte, makinig ka. Panelo, makinig ka rin. Harry Roque, makinig ka.
Sastro Gando Sastro at makinig ka. Pastor ng mga demonyo, Kibuloy, makinig ka. Okay? Makinig kayong lahat. Oh, mga bloggers na mga dumidila sa puwet ng mga Duterte, makinig kayo. Makinig kayo kasi ito yung aking topic ngayon. Anong topic ko dito? Digong, kung may utak ka at may pakiramdam, mahiya ka sa mensahe ni Speaker Martin. Mga DDshets, nakuha ba ninyo? Okay, paabutin nyo muna ng 100. Hindi ko babasahin itong message niya with all the, what we call this, feelings. Kapag hindi nyo isishare ito. Sabi ni Perlatan, yung naninira kay House Speaker Martin Romualdez, siguro naman titigil na sila kasi may statement na si House Speaker Martin Romualdez na focus muna siya sa trabaho at wala pa siyang balak mamumulitika. Correct. Babasahin ko to. DDS, huwag kayong magpabububo dito sa live streaming ko. Nanonood kayo tapos hindi kayo mag-like. Mga tanga kayo ha. Mainis ako sa inyo. Kakalindo lang dito na alog yung utak ko. Mamaya, ipalunok ko sa inyo itong cellphone ko, mga DDS. Naiinis ako sa inyo, mga bobo nyo. Oh, Rodrigo Roma Duterte, makinig ka. Makinig ka dyan. Huwag ka magtulog. Bawal sa mga matatanda, matulog paggabi. Nakakainis kayo, ha? Kayo na mga DDS, makinig. Pag hindi ito mag-100, hindi ko babasahin ito. SMNI, makinig din kayo. Ha? Pagbigyan nga ako ng power ni Zeus, na King of Mount Olympus, ipalunok ko yung istasyon sa inyo. Sige ka. Ha? Ipalunok ko yan kasi pugad na mga rebelde na yung SMNI na yan. 97? Hindi pa nag-100? Oh, bahala kayo. Sin Malenan, hello po. Shout out. Like muna ha. Mag-like muna. And then at the same time, pagawain ng 100. Gawain ng 200. Gawain ng 300. Hindi titigil ang mga hayop na yan kasi pikon sila. Pikon na pikon ito mga DDshets na to. Lalo na si Digong. Si Digong parang hindi naging presidente. Aga kasing namumulitika. Mahiya naman kayo. SMNI. Kaya itong mensahe ko to, itong mensahe ko na to, kung may utak at pakiramdam at may bakal na utin si Digong, maiintindihan niya to. Isa na lang. Aha. Simple Talkers Vlog. Sige, wait ako, sabi ni Bibi Saramaw. Okay, okay, Chupaeng. Imbitado ako ni John dito. Ayan, Gia, welcome po. Welcome sa akin ang Pinklawan. Welcome sa atin ang Dilawan. Dahil nakalaban natin ngayon Pinklawan at saka Dilawan, ano, mga Duterte. Kalaban natin ngayon Duterte dahil supporter. Lahat ng Dilawan na mga may utak, hindi lutang, welcome kayo dito sa akin. Kasi Dilaw yung damit ko, oh. Kasi ang mga bobo at mga tanga na mga DDS, tawagin ba naman ako nagpo-promote ng mga Dilawan kasi Dilaw po yung aking ano? Dilaw po yung aking what we call this? Dilaw po yung aking gamit. Oh. Sige, ito ha, ito. Makinig kayo, makinig kayo. Pag hindi kayo marunong makinig ha, mamaya. Bibi Saramaw, ngayon lang 'yon din naman nagmumura. Tsagaan mo na, sabi ni John Reliable. Sabi ni Perlatan, tama ka, Simply Talkers Vlog, hindi sila titigil dahil threatened na talaga ang manok nila. Hindi man talaga mananalo yan si Sara Duterte, itaga mo sa bato. Kung mananalo man si Sara Duterte, edi i-congratulate ko siya. Kapag hindi siya mananalo, edi salamat. Diba? SMNI, Samahang Marites na inggit, correct? Samahang, ay, ka-bright-bright talaga, oo. Sir Glenn, mga DDS ang tunay na sumisira sa ating mahal na PBBM kasi alam mo kung bakit, ME or me, itong mga DDS ay dakilang tanga at dakilang walang kwenta. Oh. Now, kaway-kaway, AJ Giam from Osaka, Japan. Sir Munting Tinig, tama ka. Kampi tayo ngayon para sa katotohanan, para sa bayan. Oh, lahat ng mga Pinklawan at mga Dilawan, pumasok kayo dito sa live ko. Rat-ratin natin ang mga DDS, DDshets. Kaliit-liit lang ninyo DDshets tapos nagpahalata pa kayo, ha? Oh, ngayon, tingnan ninyo, pumapasok na yung mga Dilawan at saka mga Pinklawan sa live ko. Sinusuportahan nila kami dahil para sila sa katotohanan, dahil sinungaling ang mga Duterte. Sir, sabi po ni Chupaeng, Sir Glenn, maganda nga i-challenge sa si Saramaw na lumayo kay PBBM kung talagang malakas siya. Correct. Oh, ngayon, kung malakas si Sara Duterte, Harry Roque, Digong, i-challenge ninyo maging leader si Sara Duterte ng oposisyon. Total, andyan si Senator Amy. Diba? Okay. Now,
Eh, inggit na inggit si Digong kay PBBM dahil nasasapawan ni PBBM ang katalinuhan niya. Bakit? Matalino ba si Digong? Mahilig lang man manakot si Digong. Magbanta dito, banta doon, magpaka-astig, hindi naman astig. Diba? I-intimidate ang mga tao, papatayin yung kalaban ng Estado without due process. Naku, oy Sir Glenn ha, huwag ka ganyan. Magta-tantrums naman ang mga Lotae supporters dahil dyan sinabi mo na ano, marami tayo. Oh, diba? Naku, Santissima Trinidad. Lahat ng mga Pinklawan at mga Dilawan, pasok kayo dito sa live streaming ko. Kalabanin natin ang mga Duterte lihat supporters ng mga tanga. Pati si Digong, pagsabihan natin. Pati si Sara Duterte, I challenge you, Vice President Sara. Patunayan mo ang sinasabi ng mga kakampi mo na malakas ka, tumiwalag ka sa Marcos administration. Be an opposition of this administration. Tingnan daw natin. Oh, sabi ni Perlatan, I was amazed of the achievements of House Speaker Martin and his resume can't be ignored. Eh, paano, Ma'am Perlatan, ang mga Duterte, lalong-lalo na si Digong, hindi marunong mag-appreciate kasi unang-una, nasasapawan yung punong katalinuhan niya. Hindi naman matalino. Abugabo nga yung tawag ng iba dyan kay Duterte. Ay, Diyos ko, Rinaldo Robio, good evening po. Diba? Okay, sige. Makinig ha. SMNI, makinig. Harry Roque, makinig. Panelo, makinig. Sasrugando Sasot, makinig. Lahat kayo ng mga supporter, mga vlogger ng mga Duterte, makinig kayo. Sabi nga ng mga DDSheds, kinakawawa si BP ng Dilawan at Loyalist magkakampi. Naku, ang number one na kumakawawa kay Sara, siya. Imagine, mandato ng bilang, mandato ng kanyang opisina, hindi niya alam. The enemy of my enemy is my friend. Oh, mga Dilawan, nandito na. Wow! Maraming salamat sa mga Dilawan. Ha? Tulungan natin sa channel ko, mga Dilawan, lumapit kayo. Hindi ko naman kayo inaaway. Lahat ng mga Dilawan at lahat ng mga Pinklawan na lumalapit dito sa akin, kaibigan ko yan. Lalong-lalo na kapag tulungan ninyo akong pagsabihan lang naman ang mga Duterte Dehan supporters, ang mga vloggers, at lalong-lalo na yung mag-amang Duterte. Okay? Kakatapos maghugas ng pinagkapihan, Sir Glenn. Good evening. Ay, Mami B, hello. Napakaganda ng trabaho ni SMR. Sila itong puro paninira at nagpapabiktim. Correct. Kasi alam mo kung bakit? Kawawa si Sara. Ginigipit si Sara. Sinisira si Sara. Tinanggalan ng STIF si Sara. Diba? Ganun ang kanilang sentimiento. Digong, makinig ka. Huh? Digong, makinig ka. Maluyu. Hi, Munting Tini. Good evening. Oy, Maluyu. Hello, shout out po. Nakadilaw ka pa na shared, sir. Yes! Inisin natin yung mga Duterte. Pag ako pagsabihan yung Dilawan, mga Duterte, yung mga bugo kayo, ipalunukin ko kayo ng sarili niyong laway. Okay. Lovely Barot, hello, good afternoon, 5:15 PM in Kuwait. Mga Dilawan, sige, mga mayayaman naman kayo, merong super chat dyan. Try lang. O, di ba? So, ibig sabihin pala, magpa-super chat dito, Dilawan. Mukhang tataas na naman ang high blood ko sa topic mo, Sir Glenn. Totoo talaga. Alam mo kung bakit? Kasi unang-una, kung may utak ito si Digong, naging former president, anong kinalabasan niya? Panggulo na siya ngayon ng gobyerno. Kung talagang magaling ito, mag-advise sa politika, dapat hindi niya pinahiya at minukhang gaga ang anak niya. Can you just imagine that? Ha? Hindi mo sinuportahan yung anak mo nung tumakbo bilang pangalawang pangulo dahil ang gusto mong tumakbo sa pagkapangulo ay si Bongo. Pagkatapos ngayon, kapal ng mukha mong mag-advise ka na gamitin ni Sara Duterte ang CIF niya sa pagpatay ng kalaban ng Estado. Maganda ba yun na advice? Sa harap ka pa mismo ng ano? Ng pastor na demonyo. Sir Glenn, tirahin mo na yan si Duterte. Naku, Diyos ko Lord. Ito, makinig kayo. Digong, makinig ka. Sabi ko, makinig ka. Ikaw, anong gusto mo? Tanggalan pa kita ng earwax? Makinig ka. Okay, good evening po. My first time here in your channel. Masaya pala dito sa channel nyo. Ah, sir, nice to know that may tulad nyo na sumusuporta sa ating PBBM. Naku, grabe ka naman, Suset Balesteros. Kailan ka ba ipinanganak na mamaos na ako dito sa katutak na naihi at saka tai ang ipinalabas ko sa katawan ko? No? Ilang beses na ako nalindulan. Ilang beses na ako nakilatan.
ilang beses na ako na ulanan, ilang beses na nagkabagyo ng live-live ko sa kasuporta ko kay PBBM, ngayon mo lang nalaman? Kailan, saan ka ba, Ma'am Suzette? Nasa abroad ka ba? Nasa aboard ka ba? Ngayon mo pala, naku, Diyos ko, Santisima, Trinidad, Patawara, Santisima. Sino ba ang nagbigay po? Sino nagbigay ng impormasyon sa iyo na mayroong isang munting tinig na kulang ang ipin sa kakablog? Diba? Sino ang nagsabi sa inyo na pumasok kayo dito? I-acknowledge natin. Diba ganun man talaga sa mga simbahan? Diba ganun man talaga sa mga grupo? Kapag may mga bagong recruit dito sa kulto ng munting tinig, pinasasalamatan po yung mga magre-recruit. Kayo na mga nanonood dito, na mga miyembro ng munting tinig, mag-recruit kayo. Maghanap kayo ng 20-20 or 150 ka na katao. Okay? 50 ka mga miyembro ng munting tinig community, may na-recruit na 150. Naku, marami na tayo ngayon, di ba? Ngayon nyo lang nalaman na mayroong bungi na vlogger ng welcome, Ma'am Suzette Ballesteros. Sa lahat po ng mga bago dito na mga nanonood sa atin, maraming salamat. Pwede ba? Pakisabi nyo kung saan nyo narinig, sino yung nag-recommend sa inyo, okay? Saan nyo nakita, sino ba yung nag-share sa inyo, sino ba nagpa-alam sa inyo na mayroong munting tinig at mayroong Sir Glenn o may munting tinig TV dito sa YouTube. Okay? So, kailangan i-acknowledge natin kung sino yung mga nag-recruit sa inyo. Dahil yung mga nag-recruit, halimbawa, si Simply Tokis, nag-chismis siya sa kaibigan niya, manood kayo dito kay Munting Tinig, may na-recruit siya na 10. Naku, ipagdasal ko talaga yan kay Buddha, kay Allah. Ipagdasal ko talaga yan sa ating Panginoon. Para nang sa ganun ay maghaba pa ang kanilang buhay. Para mas lalo pa silang manggigigil sa kagaguhan ni Digong. Sir Glenn, word ni Sharon Siyang, maghapot ng 20. Correct! Di ba dilawan yan? Hanapin nyo na si Kiko, hanapin nyo na si Sar, si Sharon Cuneta. I-recruit na natin. Yung mga dilaw dito ngayon, payag sila pagtungkol sa West Philippine Sea, KPBBM stance nila. Pero sa ibang issue, iba-iba tao. Basta, wag nyo lang akong awayin mga dilawan. Mahirap akong kalaban dito. Okay. Go back. Okay. Makinig kayo. Nako, nung kapag nakita ko pa channel niya sa feed ko, i-report ko pa pero wala na sa news feed ko. Aba, sino ba yun? Okay, makinig kayo. Rodrigo Roa Duterte, mga DDS. Okay, mga DDS, makinig kayo. Ha? Paliwanagan ko ito sa inyo kasi hindi man kayo marunong bumasa. Hindi man kayo marunong umunawa, mga Duterte Dihad supporters, kasi si Sara nga hindi marunong. Si Digong hindi marunong. How much more pa kaya yung mga butante nila? Okay, makinig. Now, this is the statement. Himay-himayin natin, isa-isahin natin, gutay-gutayin natin, idadisik natin. Naintindihan niyo yun, mga DDS? Para po ito sa inyo, kasi kami na mga pro-government, naintindihan namin itong mensahe ni Speaker Martin Romualdez. Pero dahil sa naaawa ako sa inyo, dahil nagpifiling matalino at magaling kayo, babasahin ko to dahil hindi naman kayo marunong bumasa. Marunong nga kayong bumasa, hindi naman kayo marunong bumasa, read between the lines. That's the reason why, na kung may utak, may puso, may pakaramdam itong si Digong, maintindihan niya itong sinasabi ko. Ha? Okay, makinig. This is the statement of Speaker Ferdinand Martin Romualdez, no, on former President Rodrigo Roa Duterte. Anong sabi? I am grateful. Hinayupak naman Digong, oh. Sabi kong makinig ka. Yan ang problema sa inyo. Mamaya, palunukon pa kayo ng mouthwash. DDS, supporter, makinig. Sinasabi kong makinig, huwag kayong magtayo sa upuan ninyo. Yan ang kabugok-bugok ninyo ba? Nakikita ko kayo dito, oh. Yan ang ayaw ko sa inyo. Pinapakiusapan kayo, hindi kayo marunong makinig. Sabi ko, magiging attentive.
Yun ang problema sa inyo, nagiging bobo kayo kasi alam mo kung bakit. Hindi kayo marunong makinig sa instruction. Sabi ko, mga DDS, makinig kayo. Be present. Hindi na nandito kayo. Physically absent kayo. Mentally absent kayo. Nakakainis kayo ba? Huwag mag-chismis sa katabi. Mamaya, palunukin ko kayo ng mouthwash. High blood ako sa inyo. Nakikita ko kayo. Nakikita ko kano yung mga kulay ng mga panty ninyo. Ha? Sige, makinig. I am grateful for the former president engagement with the political discourse. Naintindihan niyo yung tawag na grateful? DDS, mamaya palunukin ko kayo ng ano, ng bullpen. Hindi kayo marunong mag-intindi. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng grateful? I am grateful for the former president engagement with the political discourse and I understand the curiosity surrounding the 2028 election. Asa ka nakakita? Inaaway na ni Duterte ang Speaker of the House. Nagpapasalamat pa siya sa pakikialam ni Digong. Sa pakikipag-engage ni Digong sa mga political discourse. Kayo, marunong kayo magpasalamat? Mga original na mga tae? Marunong kayo magpasalamat? Ha? Ay, ba't na-delete nyo si Susette Ballesteros? Uy, anong problema? Si Mau Diggs walang pakialam kung ano ang sinasabi ni Speaker Romualdez. Ang mahalaga sa kanya ay ang confidential funds. Mga mukhang pera. Karma is coming, Mau Diggs. O ayun, pwede Tagalog pagbasa, di ko maintindihan. Ginoo ko Santissima. I am grateful. Ay, mahirap man ito, eh. Pwede ba i-translate ko na lang Bisaya? Ano sa man to? O, sabi ni Martin Romualdez, ako'y nagpapasalamat sa ating dating Pangulo sa kanyang pakikipagbahagi sa mga political na mga usapin. Grabe naman ito. Uy, bakit kailangan ko pa i-translate ito in a real time? Ikaw talaga simple talkies, ha? Ako po ay nagpapasalamat sa ating dating Pangulo sa kanyang pakikibahagi sa mga political na usapin o talakayan, no? At nauunawaan ko ang pagiging curious, no? Na umiikot tungkol sa usapin ng halalan sa taong 2028. Yeah, grabe naman ito. Parang may bayad. Kala mo naman may bayad pag maka-request ito ng pagkatagalig na ito. Kaya lang. However, hindi ako alam mo, hindi ako nag-ano ba? Hindi ako nagsasmile. Kasi kulang yung ipin ko. Oh. Pero at least hindi kulang yung utak ko katulad ni Digong. Kaya lang, subalit datapuat, ako'y naniniwala na importanteng mag-focus tayo sa ngayong sa mga hamon ngayon, no, na kinakaharap ng ating bansa. Oh, sabi po dito, I am grateful for the former president engagement with the political discourse. Ako'y nagpapasalamat sa ating dating pangulo sa kanyang pakikibahagi sa mga usaping politikal. And I understand the 2028 election. At ako'y nauunawaan ko, no, yung mga pagiging curious na nakapaikot sa usapin tungkol sa halalan sa 2028. Nita talaga ito, Diyos ko, Santissima Trinidad, oo. Kaya lang datapuat, subalit, no? Sabi niya, however, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. Sabi niya, datapuat, subalit, ako'y naniniwala na importanteng
mag-focus tayo sa mga kinakaharap nating hamon ngayon o ikinakaharap na hamon ng ating bansa. Sabi po dito, we are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Sabi nito, sa kasalukuyan, tayo po ay nakikipagbuno dealing sa mga importanteng issues na patungkol sa ekonomiya, isyong pangkalusugan, mga isyong regional na kinakailangang aksyonan o kinakailangan ng agarang aksyon. Ay, Ginoo ko, Santissima Trinidad, patawaran. Doon nagsakit man ang ulo ko nito. Ginoo ko. Kaya hindi ako nanligaw kasi ayaw kong mahirapan. Buisit talaga kasi ito si Digong dahil sa gusto kong ipaunawa sa kanya. Naglingin tuluguy ang tarugo ko, pinamalhas ko ba? Oh, may Tagalog. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Nakaintindi ka, Digong? Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Nakaintindi ka, Digong? Digong! Kasama ng mga aso mong ulol. Hindi po eleksyon ang sagot sa gutom. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Dagdagan pa ng mga baho ng bunganga ninyo, kaya nga nag-prepare ako ng mouthwash. As a speaker of the House of Representatives, ano ba? Bilang pinuno, eh, hindi ko alam po anong speaker, bilang tagapagsalita ng House, kasi hindi po kailangan na ito i-interpret ng literal. My priority is to promote unity and collaboration across all political line. Eh, anong ginagawa ninyo? Bakit inaaway niyo siya? Naintindihan ninyo? Ito yung mandato ng Speaker of the House of Representatives. Ang liderato ng mababang kapulungan. Ang prioridad niya ay ang i-promote ang pagkakaisa, hindi pagkakanya-kanya, ang pakikipagtulungan, no, sa lahat ng mga political lines, mapa-oposisyon, mapa-administrasyon, mapa-minority, mapa-majority. Naintindihan mo, Digong? This is a time to put aside rumors and speculations about future elections and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. Kung sa Tagalog pa, ito yung oras na isang tabi yung mga haka-haka, mga espekulasyon tungkol po sa paparating na eleksyon. Mag-concentrate tayo sa kung ano man ang ating makuha sa pamamagitan ng pagkakaisa para sa ikakaunlad at ikakabuti ng ating bansa at sa kaginhawaan ng sambayanang Pilipino. Naintindihan mo? Oh, sabi dito ni Speaker Martin Romualdez, regarding my personal political aspiration, kung tungkol naman sa aking personal na aspiration sa politika, anong sabi ni Speaker? I am currently committed to my roles as Speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibility. Naintindihan mo, Digong? Hindi focus ng Speaker of the House kung ano mangyayari sa susunod na eleksyon, kundi kung ano po ang kanyang gagampan ng responsibilidad bilang House Speaker para sa ikakaunlad ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Sabi po dito, I also wish to acknowledge, wow, Digong, makinig ka?
I also wish to acknowledge the valuable contribution of our former president, Rodrigo Roa Duterte. Ganun naman pala eh. Ang problema, anong contribution mo ngayon sa speaker? Anong contribution mo ngayon sa bansa? Valuable ba yon? May valuable contribution ka pa, chismoso kang matanda ka? Santissima Trinidad, oo. Ito pa. I also wish to acknowledge the valuable contribution of our former President Rodrigo Roa Duterte. Mayroon nga ba? And hope he continues to lend his support. O, imagine, kahit wala kang naitulong, kahit wala kang naitulong sa administrasyon ngayon, sinasabi pa po ng ating ano, may valuable cooperation ka, may valuable contribution ka pa. Na sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, hindi ka nahiya sa sarili mo. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Now, if you are knowledgeable enough, there are a lot of points presented in the write-ups or in the statement of our speaker. Andyan yung collaboration, unity in the midst of diversity, andyan yung progress and prosperity, valuable contributions. Imagine, hindi mo ba naintindihan yan? Binasa niyo ba to? Ha? Tingnan mo, oh, andyan yung tinatawag na significant economic, public health, and regional issues that demands immediate attention. Yan dapat. But before that, basahin ko muna to. Tiki-tiki Sara. Oh, Diyos ko, ginukot Santissima Trinidad. Tiki-tiki Sara, mega loud shout out sa iyo. Welcome to my channels. Mag-ingat tayong lahat, lalo na sa aftershock. Hala, kamusta naman po yung epekto? Ari, marami pong mga biktima. Sabi ni Chupaeng, tama Sir Glenn, binibigyan lang kasiraan para ma iangat ang anak niyang tambaluslos. Alam mo, sa totoo lang, maraming nagmamahal kay Sara Duterte. At sino ba ang nagturing kay Sarang kaaway ng gobyerno? Sino ba ang kumawawa kay Sara? Sino ba ang nang-away kay Sara? Ibahagi si Sara ng administrasyon. Sino ang nagpakita na mukhang matapang ng aaway na walang dahilan sa speaker, nagmukhang malakas tapos hindi naman ang palakaya, nagtantrum na pala, di ba ang Vice President? Bakit sino bang kumakalaban sa Vice President? Wala naman. Ma'am Rebecca Lagmay, hello. Kung nagkukomentaryo tayo sa Vice President, eh, hindi naman kasing demonyo ang tingin natin kay Vice President Sara Duterte. Pero bakit ngayon ang mga sambayan ng Pilipino, gigil, galit, nadismaya kay Vice President Sara dahil sa pakikialam ng kanyang mga kakampi, pakikialam ng kanyang ama na wala na sa hulog. Nakala ko nga mag-retire na yan. Lindol ng CIF ba? 7.2 magnitude and the damage was enormous, sabi ni Ma'am Perlatan. Okay? Sabi ng mga vloggers ni Digong, drama lang daw ni Martin. Eh kung drama ni Speaker Martin Romualdez, eh pasensya kayo. Magaling si Speaker Martin Romualdez magdrama. Kaysa sa drama ni Digong, kaysa sa drama ni Harry Roque, kaysa drama ni Sasrugando Sasot. Wala namang karapatan, di naman artista. Di ba? Kung sinasabi nilang drama ni Speaker Martin Romualdez, ipasensya kayo, magaling si Speaker magdrama. Eh bakit hindi nyo ginalingan? Bakit? Bawal ba magdrama? Oh. Kayo itong gustong maging presidente si Vice President Sara Duterte tapos aawayin nyo si Speaker Martin Romualdez na hindi nga nagdideklarang magpaging pangulo yan? Oh, hindi ba naman kayo't mga tanga? Hello, Lola Labandera. Nakaabot ako, nakatulog ang Labandera. Kaya nga, Ma'am Rebecca Lagmay, hello po. Mega loud shout out. Sabi po ni Ma'am, Me, okay na, upload ko na, panoorin mo after ni Munting Tinig Teng, sabi ni Simply Talkies. 125, hello po. Simply Talkies Vlog, buti na lang, merong tea kung nagkataon, naging Kiki Sara.
Santissima Trinidad. Kasalanan nila, sisi sa gusto nilang banatan, galawan ng DDS, panis na. That is correct. Kaya ako'y nagtataka. Alam mo, ako'y nagtataka talaga. Hindi naman itinuturing ng administrasyon na kaaway si Sara. Bakit ngayon pinagbibintangan nilang sinisira si Sara? Dahil malakas daw na contender sa pagkapangulo si Sara Duterte. Anong tingin ninyo sa mga politika ngayon? Abnormal? 2023 pa lang? 2028 ang presidential elections? Nag-assume na kayo? Baka hindi kayo makaabot ng 2028 at ma-stroke kayo sa galit kay Speaker Martin Romualdez. Hello, Jen Sena TV. Shout out po, Mami B. Lola La Bandera, hello po. Ayan, Simply Tokes Vlog. Oh, sabi ni Simply Tokes Vlog, Baby Sara daw chupon, mas gusto ko yung Kiki. Diba? Now ngayon, Rodrigo Roa Duterte, hindi ka ba nahiya dito sa statement ni Speaker Martin Romualdez? He is very grateful to you as former president because of your what we call involvement and engagement with the political discourse. And he really understand you about your curiosity surrounding the 2028 elections. Can you just imagine if you have a normal mind, you attack House Speaker Martin Romualdez samantalang tudupuri mo niyang punyeta ka noon? Diba? Diba tudupuri mo yan si Speaker Martin Romualdez? Kaibigan mo si Speaker Martin Romualdez? Bilib na bilib ka nga yan kay Speaker Martin Romualdez tapos ngayon aawayin mo? Dahil lamang sa hindi napagbigyan ng confidential funds yung anak mo? Na hindi nyo pinapakinggan yung anak mong suwail sa'yo? Diba? Na anong sabi niya? We can work without confidential funds. Diba winidraw niya na yung kanyang claim sa confidential funds? Eh bakit galit na galit pa rin kayo sa speaker? Anong problema nyo? Pera lang pala para makagalaw kayo sa trabaho sa gobyerno? Manahimik ka po, pareho na lang tayong private citizen. Kung si Sara Duterte nga, ayaw niya na ng confidential funds dahil napahiya siya because she cannot even understand and she don't know how to defend it on what you call this, on Congress. They cannot give proper liquidations or report on how they spend that 125 million. Nalilagay po yun doon sa confidential funds na hindi po bahagi ng General Appropriation Act po yan ng 2022. Mahusay ang statement ng ninong ko. Tamang sinabi ko, sidigong ang diaper na yan, sabi po ni Simply Tokes Vlog. Ito I am grateful for the former president. Engagement with the political discourse and I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. So totoo na curious kayo? Naku-curious kayo kung tatakbo ba si Speaker Martin Romualdez? Hindi niyo matanggap dahil alam mo kung bakit. First year pa lang ng pamumuno ni PBBM, yung mga kakampi ninyo gusto nang paalisin si PBBM sa pwesto. Kayo itong may balak na pauupuin si Sara Duterte sa pagkapangulo, itong si Speaker Martin Romualdez na wala namang ibang ginawa kung di pamunuan ng maayos ang kamara na hindi niya naman dinidiktahan yung utak ng minority or majority o kahit na komunistang nireddag ng Vice President. Kasalanan ba ng Speaker kung hindi nasagot ni Sara Duterte ang tanong tungkol sa CIF niya? Regardless kung opposition ba yan or administration ba yan na congressman? Regardless kung komunista ba yan o rebuilding congressman ba yan? What do you think of Speaker Martin Romualdez? Dictator? Magagawa kaya ni Speaker Martin Romualdez diktahan ang 316 na congressman? Ako, patawara. Oy, may message dito. Sabi ni Mervin Bunagan, saludo ako sa iyo bro. Very informative ang vlog mo at positive para sa kasalukuyang gobyernong ito. Kasi alam mo, Marvin, hindi pwedeng maging negative na lang tayo palagi. Ang prinsipyo ko kasi, kahit may negative ako nakikita sa gobyerno, kung hindi naman kailangan i-criticize at pwede naman magawa ng solusyon ng mga particular officials natin diyan, bakit tayo magyayaw-yaw?
I opted not to criticize the government because I'm so tired of criticizing and criticizing and criticizing. Instead of wasting our time to criticize the government, why not use our time talking like this, engaging other people, converse other people? Of course, pag-usapan ng ganito, that ipailuanag sa taong bayan that there's no perfect government. Since that is my principle, that there's no perfect government, it doesn't mean that I will criticize every mistakes committed by the government officials. Who am I to? Even though I voted. Eh, yung appointee ni PBBM, hindi naman voted yon. Pwede nating i-criticize yan constructively. Because that is a big help to the administration of PBBM. Pero kung hindi natin kailangan magkomento, bakit tayo magkomento? Diba? Hindi tayo katulad ni Digong na nagagaling-galingan. Tama man? Sabi po ni Rodolfo Lozero Jr., lalo lang hinihila pababa ni Saramaw, napanood ko nga mga past interview niyan. Okay, si Duterte, todo puri panoon kay Speaker Martin. Tapos ngayon, todo paninira, kaya napakasinungaling. Diba? That's what I am talking. Totoo yan, Rodolfo Lozero. Okay? Sabi ni Perla Tan, her popularity started to slide on the tambalus-lus issue. Correct. Intended to imong ambisyon. Natural, si Speaker Martin Romualdez ang pinapatamaan niya. Lumabas ngayon. Katulad sila ng komento ng tatay niya. Kaya sabi ng tatay niyang hudlong, anong sabi ni Rodrigo Rua Duterte na panggulo, kapag tumakbo daw si Speaker Martin Romualdez bilang pangulo sa 2028, siya daw po ang number one na mag-criticize. Hindi ba naman siya tanga, kaibigan niya yan noon? Pagkatapos ngayon, ganituhin mo? Dahil hindi lang nabigyan? Bakit? Labag ba sa batas? Na ma-enlighten ang mga congressman to realign the budget because she don't even know how to defend it? Good evening, Sir Glenn. Buti na lang nakahabol uli ako ng live mo. Ayan, Merly Castor. Shout out po, Ma'am Merly. Ayan. Ito pa. Tsupain, dapat hindi nabigyan si Sara ng CIF. Baka lunukin lang. Eh, itong si Kukurukukuk Pimentel. Umaasa pang ibigay. Kung hindi ba na matanga na senador yan, sabi na nga ng Vice President, hindi na nila i-appeal. Hindi na kailangan ng confidential facts. Itong si Kukurukukuk Pimentel na naman, na todo eksena naman na pwedeng ibalik sa Baykam. Hindi ba na matanga na senador yan? G, nasa batas kasi yon. Kahit pigilan, hindi mawawala sa list yon. Depende na lang sa budget committee kung pagbibigyan siya next year. That is correct. Kasi every year naman, pwede naman Tsupaing mag-request ng budget. Malay natin kung kaya niyang i-defend sa 2024. Tama? O. Ang usapin ngayon is 2023. Kasi every year, nagpapasa po ng General Appropriation Act. National Expenditure Program. Huh? So ito, we are currently, anong sabi po ni Speaker Martin Romualdez Digong, makinig ka? We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. So anong ginagawa mo ngayon? Nagpapapansin ka. Eh hindi ka naman economic, hindi ka naman public health. Diba? Mon Bansel, ang puso mo kuya. Bakit? Ano bang puso ko? I am single, but not available. I prefer to take good care of my family. With regards to my health, I am okay. With regards to my heart, it's still beating. So what's wrong with my heart? Mon Bansel. But anyway, thank you so much for your concern. Kung hindi ka man lang magbigay ng pambili ko ng Losartan at ng Adimopil dyan or ng bawang na 1 kilo, eh huwag ka na mag-concern ng aking puso, okay? Dahil hindi pa naman ako ma-stroke. Kayang-kaya kong i-handle yung aking puso. Okay? Ang hindi ko lang kaya kapag atakihin ako ng aking tooth decay. Naintindihan mo? But I really acknowledge your concern.
I am so grateful, same as Speaker Martin Romualdez. He is grateful to former President Rodrigo Roa Duterte. Me too. I am so grateful to your concern about my health, about the safety of my heart. But I'd like you to be enlightened that my heart is still beating. I am healthy. Okay? Now, if your concern is true and genuine, why you don't give me money, of course, so that when I experience high blood or alta presyon, I will go to the hospital and spend my vacation there for 1 month, for 1 week. Okay? So don't show me your concern if you don't have money, okay, to finance my medication. Amen. Oh, ganun lang. Ayaw ko yung mga nakukonsign kayo. Yung puso ko, I am single, but I am not available. Okay? Because my heart is intended to my family alone. I have my mother, I have my adopted, I have my son and daughter, of course, the rest of my family. I know how to take good care of my health. But if you wanted to know that my heart is beating, but not for someone, but of course, some 2, some 3, some 4, some 5. Eh, joke lang. Baka mamaya, akala nyo talaga, very serious talaga ako. Hindi ako katulad ni Digong na walang kwenta. May kwenta pa naman ako kahit taga-bundok ako. Sabi ng nanay ko. Jay, wag ka magko-comment ng ganun ha, nang hindi ka masermonan. Mild pa lang yan. Sabi ni Jolo. Kasi alam mo, sa totoo lang, may mga tao kasi na, uy, ingatan mo yung puso mo. Baka ma-high blood ka. Hindi ko na-appreciate yan. Pero kung magpadala ka ng Gika, sabihin, sir, yan dyan ang 100. Ibili mo ng Losartan, ng New Black, o isang kilong bawang. Para pagatakihin ka sa harap ng kamera, may lunukin kang isang kilong bawang para hindi maganyan-ganyan ang itsura mo. Nahahay blood ka sa kagaguhan ni Digo. Patuloy tayo. Mga kababayan, gusto mo pa Digong ipagpatuloy ko to? Mga didishets, gusto nyo ipagpatuloy ko to? O, makinig kayo. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, marami pang problema ang mga Pilipino. Bakit sinali mo pa sarili mo, Digong? Ang dami-dami pang problema ng mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang suga ang sagot sa sikmurang gutom. O, criticize kayo ng criticize sa gobyerno. May tulong ba kayo sa amin? Kami, protect naman kami ng protect ng imahe ng gobyerno. Criticize ng criticize kayo sa Pangulo. Criticize na criticize kayo sa kalyado ng Pangulo sa Kamara na sinusuportahan ang 10 legislative agenda ng Pangulo to make the life of the Filipino people better and to make this country great again. Politika yung pinag-iisipan nyo, punyeta kayo, yung kung papaano talunin ni Speaker Martin Romualdez si Sara Duterte. Tinanong nyo ba yung anak ninyo kung tatakbong pagkapangulo yan? O baka kayo lang gusto maging pangulo yan? Hari Roque, isama kita. Hari Roque, isama kita. Ha? Naintindihan nyo? Makinig kayo, Hari Roque. Hindi nyo ba nauunawaan itong sinasabi ng ating speaker? Kinikriticize ninyo ang speaker? Inaaway ninyo dahil hindi nga nagdeklara na magtatakbo yan? Kayo itong gustong maging pangulo si Sara Duterte, ngayon lumabas yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez, galit na galit kayo? Bakit? Desisyon ba ni Speaker Martin Romualdez na realign ang budget? Kahit magtatayo si Speaker Martin Romualdez dyan na mag-isa, hindi po pwede yun because that is consensus. Collegial body ang Congress. Katanga-tanga itong mga Duterte dyan supporters, lalo ka na Digong. Makinig ka kay Speaker Martin Romualdez, oh, mahiya ka, oh. Kaibigan mo yan, tudupuri ka yan sa kanya. Tapos ngayon, aatakihin mo, pati yung institusyon na pinamumunuan niya, mamasamain mo dahil hindi lang nabigyan ng importansya anak mo, nasanay kasi kayo na Diyos ang tingin sa iyo ng mga tao sa Dabaw. Patuloy natin. Ngayon, ang tanong, election ba ang sagot sa sikmurang gutom? Alam mo, sabi ni Ma'am Perlatan, hello Mama Little P, hello shout out.
hindi kami pwede magtalo ni Sir Glenn, magdidebate kami niyan, sabi ni Chupaeng. Sabi ni Perlatan Pimentel is confusing. Why? Kasi previously, they are miles apart with Digong on their claim on PDP Laban, but now is pushing that CIF be restored to DP. Eh, alam mo na, papaepal tong kurukukok na yan eh. Diba? Tingnan mo si Pimentel, nag-away sila ng PDP Laban. Ngayon. Diba? Ganun yan. Si, alam mo si Pimentel yan, nagagaling-galingan lang yan. Alam mo, magaling pa yung hindi naging senador. Mabibi, wala ka daw kasi pang ensaymada, sabi ni Baby Sara daw Chupon. Ano ba yung si ensaymada? Okay, hello po. Junalabet, mainit ang ulo niyo. Sabi niya, inggit kasi si Mau Digong kay PBBM at kay House Speaker kasi di nila nagawa ang ginawa ng Pangulo at House Speaker ngayon. Totoo. Kaya nga inaaway niya ako'y Cagayano. Kung di ba naman bobo itong si Digong, aawayin niya yung speaker tapos ngayon hindi niya malang mapapangatawanan. O mayroong congressman ka ba na gustong kasuhan? Kasuhan mo. Because you can file as a people of the Philippines. Chupaeng, John Reliabet, hindi naman pang saktuhan lang. May GCash daw si Mami B sa'yo, pero hindi sa'yo yun. Ay, maraming salamat, Mami B. O, baka kay Nene na naman yun, imagine. O, ganito dito, yung mga nagbablog, walang GCash. Yung mga hindi nagbablog, ang may GCash dito sa channel ko. Diba? John Reliabet, huwag daw magtaka pag biglang maamoy ka dyan sa palibot mo. Sabi ni Sarah, Baby Sara daw Chupon. O, ma, may tibay sa malamang. Mahirap pala maging friend si Digong, sisiraan ka niya. Oo, ganun. Imagine, okay na tubig-tubig na lang muna siya. Salamat, Mami B. Diba, alam mo sa totoo lang, delikado ito si Digong eh. Parang katulad ito ni Claire Eden Contreras. Tingnan mo, nakipag-friendship siya kay First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos sa mga Marcos. Tapos ngayon, ichichismis niya. Lahat-lahat. Ganun si Digong, aawayin niya. O, anong dignidad meron yan? Kakampi lang sa anak niya, sa'yo hindi pa lugar. Now, Digong, makinig ka. Anong sabi dito? DDS, makinig kayo. Sabi po ni Speaker, as Speaker of the House of Representatives, my priority is to promote unity and collaboration across all political lines. Tapos sabihin mo, nagpo-posturing, kundi ka naman abnormal, former president ka nga ba? Tapos sabihin mo, nagpo-posturing na, kinukuha na ngayon ni Speaker Martin Romualdez ang mga miyembro ng PDP Laban. Di ba yan ang sabi mo sa programa mo? Inayupak naman anak ng teting, oo. Totoo ba, naging pangulo ka ng Republika ng Pilipinas? Kung nakadikit, siguro ako malamang hindi ako maniwalang naging pangulo ka ng Republika ng Pilipinas. Kaya lang binuto kita eh. Sabihin mo, yung paglipat, yung PDP Laban, binanggit mo pa doon. PDP Laban, lumipat na sa ganitong partido. Tapos sasabihin mo, nagpo-posturing dahil may ambisyon si Speaker Martin Romualdez na maging pangulo. Tinatanong mo, gusto ba ni Sara maging pangulo? Bakit nang gagalaiti kayo? Ha? May pronouncement ba si Sara Duterte that she has a plan to run as president sa 2028? O baka nag-assume lang kayo? Ikaw na tatay, nag-assume ka. Itong si Harimau nag-assume. Si Panelo nag-assume. Si Digong nag-assume. Mga bloggers ninyo nag-assume. May statement ba si Sara Duterte na talagang mag-ano? Magdeklara siya na siya ang tatakbo sa 2028. Sabi ni Esperanza Lopez, Glenn anak, easy lang iisa puso natin. Love yourself. Payaan mo muna si Maudix dahil puro ngaw-ngaw siya ngayon dahil sa confine niya. So anong gagawin ko, Ma'am Esperanza? Hindi ako magbabla? Anong klaseng advice yan, Ma'am Esperanza Lopez? Hindi ako magbabla? Dahil gusto mong mag-relax yung aking puso? Mahalin ko yung aking sarili? So ibig sabihin pala, yung pagsasalita ko dito ay hindi ko po binibigyang halaga yung aking sarili? Pinapahirapan ko yung aking sarili? So ibig sabihin pala, yung pagharap ko dito sa inyo, sa mundo ng social media, ay pagpapakitang hindi ko mahal yung aking sarili? So ibig sabihin, hahayaan ko lang. So anong gusto ninyo?
Oh. 'Di ba nagtaka kayo na walang sound? Hindi tayo pwede. Kaya nga naging vlog tayo. Kung easy, sa channel natin hindi tayo pwedeng maging easy. Paano natin may paliwanag sa taong bayan kung pa-easy-easy lang tayo? But you know what, Ma'am Esperanza? I really appreciate your concern. Huwag kayong mag-alala. Dahil kapag matapos yung live ko, ipagdasal ko kayong lahat ng mga kinakabahan na baka ma-stroke ako at mangisay at manginig at mag-atakihin ng alta presyon dito sa aking live streaming, ipagdasal ko kayo na hindi kayo manerbiyos. Andyan. Yan, ayaw kasi niya nasisilip. Huwag niyong silipin yung puso ko. Dahil mahal ko kayo, dahil sa pagmamahal ko, nandito ako sa inyong harapan. Wala akong pakialam kung atakihin man ako dito. Kung ikakamatay ko itong yung panggigigil ko sa mga subject na pinag-usapan natin, ipagsindi ninyo ako ng kandila at padalhan ninyo ng daguro o ng limos o ng abuloy ang pamilya ko sa pamamagitan ng aking GCash. Ganun lang. Para magiging history na may isang vlogger na nangisay dahil sa pagbablog niya laban sa mga maliliit ang tarugo ng mga politiko. Pag nag-comment kayo again sa puso ni Seglin, maganda na ang tinga ninyo. Kasi ayaw ko pinapakal. You know what, guys? Kalma kayo. Dahil hindi pa naman ako nawala ng hininga sa loob ng aking 6 na taon na pagbablog sa social media. Kung talagang may concern kayo, payamanin nyo ako, magpadala kayo ng GCash, magpablipad kayo, bigyan ninyo ako ng sweldo para mamaya pag-atakihin ako bago ako matulog, ma-ospital ako, may pambili ng oxygen ang mga pamilya ko. Oh, di ba? Anong sabi ni Chopaeng? Masabi nga kay Ninyo Barsaga ipagtutulos ng itim kanila. Di ba? Hoy, naku Diyos ko sa iyo. Oh, sana huwag tumigil si Digong sa kakangaw-ngaw-ngaw kasi bawat ingay niya nasisira si Sarapiona. Oh, correct. Meli, Travel and Tours. Uy! Hello po, watching from Taiwan po. Salamat po. O Meli, Travel and Tours. Ano, may negosyo ka? Na Travel and Tours? O Diyos ko, Lord, Santissimat ni Dad. O, ano yan? May libreng ticket? Papuntang impyerno kasama si Digong? Hello po, nanonood po sa atin si Meli, Travel and Tours. Ayan, shout out from Taiwan po. Salamat. Ibanggitin ko talaga itong Meli Travel and Tours. Malay mo, may pa-libreng ticket dyan. Papuntahin niya ako papunta ng Mount Ibok-Ibok at Mount Ararat. O, di ba? Miss Esteban ako, shout out. Ah, pero ako naman talaga, nagpapasalamat naman. Okay, ito pa, makinig ka, Digong. O, makinig kayo, Digong, at saka mga DDS. Maluyo, good night, Mr. Glenn. Take care, be safe, and God bless. Ingat po, Maluyo. Maluyo, simply talkies, your message is loud and clear. No to BP Zara. From Ma'am Perlatan. Opo, small business lang po, isasama ko sa si Vice Empire. Papapasukan ka na ng investment, sabi ni Chupaeng. Ay, ayan ha, sa mga travel and tours, no? Gustong magbakasyon sa kabilang bahay, andyan po si Meli Travel and Tours. Ayan, shout out sa inyong lahat. Oy, makinig, DDS, hindi pa ako tapos. Digong, hindi pa ako tapos sa kakabasa nito. Basahin ko to because you don't know how to read it. Even though you know how to read it, but you don't know how to read between the lines. That's the reason why I emphasize every statement, okay, made by our speaker for you to be knowledgeable and be enlightened. So sabi po dito ng ating mahal na house speaker, I also wish to acknowledge the valuable contribution of our former president, Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, parang gusto kong palitan yung pangalan ng... Parang gusto kong palitan ang pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. Asong sumusukang ng tae. Sounds like, di ba? Oh, Rodrigo Roa Duterte. Asong sumusuka ng tae. Kasi unang-una, tae naman talaga sila. Dilawan man talaga yung partido nila, di ba? Do I make sense?
Do I make sense? Oh, asong sumusuka ng tae. Sabi po ni Simply Chokis, munting tinig ko ngayon ang butuhan, Martin versus Sara, matatalo si Sara, kesa kunti na lang ang loyalista na boboto sa kanya, tapos makukuha ni Martin ang oposisyon sa kangkungan politika. Oo nga, yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko coming from the unrated vlogger. Kaya mag, ano kayo doon, no? Oy, alam mo, yung may dilaw dito, magtawa lang man yan si Gia, magtatawa lang yan sa akin, June Reliabet. Yes, you make sins. Is this... Bonita talaga ito. Totoo, di ba? Oh, alam na ninyo, yung asong sumusuka ng tai. Oh, alam nyo na yan. Hmm? Oh, dating liberal na lang. Wow, di ba? Pinaganda lang. Katulad ng senior citizen. Old aged. Oh, di ba? Tama, no? Old aged. Hmm, Mami B, that's why I love you. Ay pala, di ba? Oh, yes, you make sense. Eh, it's the sense pala, no? Oh, may din. Sabi ni John Buladako, gayong tambaluslos. Patulan ko sana yung tarugo mo kung may profile ka. Kilala mo ba yung tambaluslos? Hindi nga makilala ni Sara Duterte na, ay, talaga naman, ikaw talaga, John Bulaka. Paano ako naging tambaluslos? Bakit? Malaki ba tarugo ko? Ha? Ha? Nakita mo ba yung tarugo ko? Katulad ba yung tarugo? Katulad ba yan sa ipinakita ni Sara Duterte na mythical creature? Ito ba yung tambaluslos? Ha? Ito ba yung tambaluslos? Si Maternidad, oo. Ako'y dihamak lamang na vlogger tapos sabihan mo akong tambaluslos? Bakit? May kilala ka bang tambaluslos? Sige nga, maghubad ka nga sa salamin. Eh, maya, pinitik ko yung utin mo. Mamaya, lagyan ko yan ng mouthwash. Problema sa iyo, hindi nyo kaya yung aking statement, sabihan mo akong tambaluslos. Aba, malay ko dyan, anong tingin mo sa akin? Kapre? May mahaba ba akong tainga? May mahaba ba akong tarugo? May mahaba ba akong dila? May malaki ba akong mata? Politiko ba ako? Katanga-tanga. Sabihin mo si Tralalang Sara Duterte, ipaalam sa'yo na ang tambaluslos, sabi niya, ang may ambisyon. May ambisyon ba ako maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Pag mag-comment, paano ako naging tambaluslos? Katulad ba ako ni Sara Duterte na mayroong ambisyon na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Politiko ba ako? Katanga-tanga. Pwede ba naman kayo maging bobo? Oh, di ba John? John? Ha? John? John Buladako? Sus, ah. Kailan pa nagiging dako yung bola mo? John Buladako? We, sigurado ka na yung bola mo malaki? Kasi yung bola, bayag yun eh. Bayag yun. Abnormal. Ako ba naman sabihan na, kayo tambaluslos? Kailan ako naging tambaluslos? Mayroon ba akong balak pumasok sa politika? Natamaan ang mga DDS. Ay, nako, Santissima Trinidad sa inyo. Dako pala. John Bola Dako. Kailan pa nagiging dako yung bola mo, John? Wala kang balls. Di ba? Oh, sabihin nila, sabi ni John Buladako, kayo tambaluslos. Ako daw yung tambaluslos. Baka nasilip ni John na malaki ang John mo, sir. Naku, patawara Santissima Trinidad. Yung John ko, hindi lumalaki ito kapag hindi mabulkit. Meaning ng tambaluslos, mahangin, tamad, hambog. Hindi. Mythical creatures po yan, Gia. Di ba?
Yan ang mythical creatures. Baka may usos yan, host. Oh, liit itits. Kasi ang pangalan niya si John Buladako. Dinugtong na yung B-U-L-A para hindi mahalata ba? John Buladako. Yung ganyan mga comment, may balls ba yan na malaki? Wala. Kaya nga din, nadamay tuloy ang name ko, sabi ni John Reliabet. Kasi ang kanyang John is G-U-N. Baka nasilip ni John na malaki ang Junjun Musege. Hindi pa ito mami binabulkit, hindi pa ito nahanginan. Hindi pa ito na inuman ng robust. Ito talaga ito. Alam mo kung mga ganitong klase ang mga ito mga ganitong klase mga viewers ng mga DDS. Anong pagkakaalam ninyo sa politika kung ganyan ang comment ninyo mga DDS? Pinapangatawa na nyo talaga yung mga katangahan ninyo ba? Yung mga nag-idolize kay Sara Duterte at saka kay Digong, parang akala mo talaga sila talaga yung kalaban ko. Hindi naman kayo kalaban ko. Baka apelyido ni John ay Lato-Lato. Hindi, bulad ako talaga. O magpapaalam pa na mabulad ako eh, wala namang balls. Ang meaning ng tambaluslos ay confidential fans. Yan ang modern meaning. O, nangingi ba ako ng confidential fans? Naku talaga, oo naman, oo. Okay, meaning ng baka, okay, ilang million? 31 million. Okay? John Buladako, pakita mo na itits mo para malaman natin kung malaki nga. Kasi oh, John Buladako. Wow! Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag nanood kayo dito mga DDS, lawakan nyo yung pangunawa nyo. Huwag kayo magtatalitalinuhan sa channel ko. Kasi yung mata ko, mabilis yan. No? Makikita ko yan kaagad-agad. Mabilis din ang mag-delete sa inyo. Huwag nyo kaming tawagin tambaluslos dahil wala kaming balak na pumasok sa politika. Kayo ang gustong maging pangulo ang vice president. Kayo ang nag-iisip na si Speaker Martin Romualdez ay tatakbo bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas. No? Okay, driving. Eh, ingat po, Axel Roses, ha. Maliit kasi ang pag-aari nila, Sir Glenn. Paano hindi maliit ang pag-aari nila? Hindi naman lang marunong mag-share ng live ko. Hindi man lang marunong mag-like. So, naintindihan nyo na yan. No? Naintindihan nyo na yung message ni Speaker Martin Romualdez. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. So, anong ginagawa ninyo ngayon? Binubulabog nyo. Sinisira ninyo. Oh, di ko nakita yang si John Buladako. 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 Zenny Oliani na si PRRD, naihi na siya sa salawal niya. No? Kaya nga eh. Tingnan mo yung programa niya, yung ano, parang halos hindi siya makapagsalita. Tapos pinapaingat niya pa ang CPBBM sa military at saka sa pulis. Bakit? Oh, may alam ka ba na dahilan para mag-ingat? Di, mabilis ang ano ni oh, dalian ni Baby Saramao na hide agad, oh, di ba? Gikan para sa China ko, patawara Santissima Trinidad. Oh, gikan para sa China. No? Tama yan, ako'y Cagayano. Ano pang ma-expect mo yan kay Rodrigo Roa Duterte? Mamamatay na lang yung pro-China, takot sa China. Oh, kung ayaw niya ng ano, kung ayaw niya tawagin siyang pro-China, eh di takot sa China. Ganun lang yun. Katulad ng mga bloggers niya. Oh, pilit kinokondisyon yung utak na may impluensya pa si Digong. Eh, ang tawag ng panggulo na nga, oh. Nauulol na nga. May, lahat-lahat na lang, di ba? Okay. So yan po ang message, ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po ni Chupaeng, aga-aga, triggered na sila agad sa politika. Imagine, 2023 pa lang po, hindi pa po 2028. Gusto nila si Saramao, smooth lang dapat magpresidente. Kaya yung mga balakid sa nakikita nila, sirain agad. Eh ang problema, bumabalik sa kanila. Kasi hindi na po ang mga Pilipino uto-uto.
namulat ng mga Pilipino. Kasi alam mo kung bakit, Chupaeng? Ah, alam nyo ba? Halos lahat ng dismayado kay Sara bumoto sa kanya. Majority of the Filipino people voted Sara Duterte are also those majority who disappointed her at this point of time. Ha? Katulad natin, kung baga nga, kung totoo, biktima nga dito si Sara Duterte sa katangahan ng kanyang ama at mga taga-suporta, di ba? Mga DDSheets talaga troublemaker at si Digong Dauto ng China. Totoo yan, Emilia Agustin. Look DDS, the moment or every time na magko-comment sila. Sabi ng isa, oh, ayaw kang bastusin pero yung mga comment mo, ganito, ganito. Eh bagay talaga yan kay Digong. Palpak ang war on drugs ni PRRD. Anong palpak? Dakila facts. Palpak na palpak. Sabi ni Dakila Fox, palpak ang war on drugs ni PRRD. Ang sabi ko naman, anong palpak? Palpak na palpak na palpak. Tripling pagkapalpak. Pinapahiya pa ngayon ng Estado. Imagine, kauna-unahang pangulong inireklamo sa International Criminal Court, tapos sabihin niya na hindi naman tayo membro dahil kumalas ka. ASMNI, may kasalanan, panay imbita kina Digong. E papano kung wala si Digong, wala si Roque, walang manunood sa kanila na magdagdag doon sa mga alingangan nilang viewers? Bakit? Ginagamit lang naman ng ASMNI ang mga Duterte para magpalakas sila ng kanilang viewers. Oh, ngayon, masaya naman ang ASMNI dahil malakas ang kanilang view, hindi nila alam na inis ang mga tao sa mga guest nila. Sabi ni Floro Eclesterio, Sara Duterte for the next president. Sino nagsabi? Hindi nga magtakbo si Sara Duterte kasi sinabahang na yung buntot niya, gusto mo pa maging presidente? Hindi na nga patakbuhin ng tatay niya? Floro, utak Pusporo, kulang na lang pangalan mo Pusporo. Floro Elistario, paniwalaan mo yan ha? Mamaya pag magtulog ka, ipagdasal mo na maging pangulo yan si Sara Duterte ha? Ayaw ng tatay niya, gusto mo patakbuhin? Wala kang concern kay Sara. Kung mahal mo si Sara, huwag mo nang pangarapin maging pangulo siya kasi alam mo kung bakit? Sa kangkungan siya pupulutin. Sa kangkungan, sa kangkungan, sa kangkungan, sa kangkungan, sa kangkungan, sa kangkungan, sa sakangkungan. Nan. Bakit? Nag-usap ba kayo ni Sara? Na alam mo na magiging pangulo siya? Oh. Kung ang tatay niya ayaw na siyang patakbuhin bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas, tapos gusto mo pa maging presidente si Sara? Hindi ka naawa kay Sara? Kawawa ka naman. Kayo na mga DDS dito, kawawa naman kayo. No? Hindi dapat Floro, kundi Pusporo dapat ang pangalan mo dahil utak pulbura yan. Ah, grabe ka naman, sir. Kung gusto pala namin ikampanya si Sara na maging utak pulbura na Hindi ba kayo nakikinig sa Diyos nyo? Sabi ni Digong, ayaw niya nang patakbuhin si Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Inday, huwag ka nang mag-ambisyon, ibigay mo na sa kanila. Eh bakit ipagpipilitan mo pa? Hahaha, kawa daw. Anong kawa? Pinaglulutuan yun. Yung kawa, pinaglulutuan. Bakit hindi ka ba marunong mag-type ng kawawa? Ang kawawa, iba sa kawa. Hindi natin pinag-uusapan dito ang pagluluto. Maliban lang kung may niluluto kayong destabilization. Naintindihan nyo? Ha, Floro, ha? Ayusin mo muna yung type mo kasi nababasa ko na hindi kawa yung dapat mong i-type, kundi kawawa daw.
pwede ba ayusin mo muna? Kung paano ka mag-type? Keypad, ano yan? Keypad yung cellphone mo o yung touchscreen? Ayusin mo muna. Dahil nababasa ko na kawawa daw ang dapat mong i-type. Kaya lang, nakulang. Kawa daw. Kailan ba tayo nag-usap ng pagkain dito ngayong gabi? Kailan ba natin pinag-uusapan ang pagluluto dito dahil bakit may kawa ka? Ha? Maliban lang kung ang mga Duterte ay nagpaplanong magluto ng kudita o ng destabilization laban sa gobyerno. Huwag ka, kung manggigil ka, ayusin mo, halata masyado na nanggigigil ka. Ngayon, kung hindi maganda yung cellphone mo, itapon mo yan, palitan mo ng bago para instead na kawawa daw, kawa, hindi kawa yung matype mo. Sinabi ko lang na utak, pulbura yung utak mo, pinapatunayan mo dito sa mga subscriber ko. Aminin. Nagugulat ka. Paano ko nabasa? Kasi ang gusto mong i-type is kawawa daw. Bakit kulang naman yan? Bakit kawa na lang natira? Di ka ba marunong mag-spell? Ako nga na grade 1 section 11. Sabi ni Baby Sara daw Chupon, Sir Glenn, bumara na utak ni Floro sa dami ng tawas na nasinghot. Kawawa. Ano, spy ka? Spy? Saan ka magre-report? Kay Digong? Saan ka magre-report? Sir Glenn, baka yung kawa ay yawa. Oh, hindi ko naman pinag-uusapan dito kung ang demonyo. Hindi ko naman pinag-uusapan yung yawa dito, Ma'am Esperanza Lopez. Talagang yawa daw. Eh, walang problema. Mali pa rin kasi yawa daw. Mali pa rin. Kasi ang thought doon is kawawa daw. Hindi yung yawa daw. Oh. Bakit sinabi ko bang yawa si Digong? Bakit sinabi ko bang yawa si Sara Duterte? Ako, iwan ko lang sa inyo diyan. Oh. 'Di ba? Marites. Ako si Marites. Tanungin mo si Sara. Lalaki ako si Maritos. Ako hindi ako si Marites. Tingnan mo tuloy o sa panggigigil mo sa akin. Hindi mo alam kung ano ako. Lalaki po ako. Ang pangalan ko ay si Maritos. Hindi si Marites. Out na lang. Nabuhay ka? Welcome again. Hindi ako si Marites. Ako si Maritos. Kapag ang babae, Marites. Ang lalaki, Maritos. Sabi ni Pinay, sasaman, sasanman. You are intelligently funny, Mr. Muntingtinig. Pro Duterte should be a peace educator. PRRD, ano? PR Duterte should be a peace educator rather than creating friction between PBBM Marcos and BP Sara. Speaker Maldes is really all work only. That is true. Hindi ka iniwan ng DDS, sabi ni Chupeng. May more than 4 years pa si Sara para makita ang kabubuhan at pagiging kagahaman. Kaya baka din na nga tumakbo yan sa 2028. Madiskarte si Janet. Correct. Tapos ngayon siguraduhin nyo maging presidente si Sara. Hindi nga yan pinapaalam kung tatakbo siya o hindi. Diskarte ng mag-ama dyan, tatakbo, urong sulong to gain the sympathy from the Filipino people. DDS pala, may pagmamahal sa'yo kahit nisipa na binabalik-balikan ka pa rin, Sir Glenn. Oo nga. Maraming salamat ha, mga DDS. Ay, nakita ko na si John Bulada po. Ay, maraming salamat ha, mga DDS. Kahit na sinisipa kayo dito ng mga moderator, sa aking channel, ay binabalik-balikan nyo ako. Tanggap ko naman. Hindi nyo lang kasi masabing gwapo ako. No? Hindi nyo kasi kayang sabihin na charismatic talaga ako. Hindi nyo kasi masabi na talagang katulad po ako ng isang bulaklak sa hardin na talagang nakakatakaw pansin sa inyong mga ulirat, mga puso at damdamin. Kaya po na aamoy ninyo ang halimuyak ng aking pagbablog.
Kaya kahit na kayo po ay pilit pinagtatabuyan, bumabalik kayo sa akin sapagkat ako'y sadyang may maibigay sa inyo na gunong. Sir Glenn, nagwapuhan daw si Boladako. Kaya nga, pero hindi ko sinasabi yan kasi pangit naman na manggaling sa akin. So mas mabuti na sila po yung maka... Ganun naman yung mga DDS eh. Hindi nagsisinungaling yung mga DDS. Pag sinabi nilang gwapo ako, naku, totoo po yan. Pero pag sinabi nilang great leader si Digong, kasinungalingan po yan. Totoo! Totoo! Ang mga DDS, marunong tumingin ng mga vlogger na mga pogi yan, na mga gwapo yan, na may mga itsura. Okay? Bumabalik-balik katulad sa akin. Sinisipa na sila, bumabalik pa rin dahil hindi nila kayang baliwalain ang aking alindog. Oh. Kung si Maharlika may alindog, may alindag din ako. Like agad, pagpasok, and no skipping of ads, sabi ni Ladi, hello po. Basta ako kakamtink, hindi ako DDS. Welcome mga kakamtink dito. Welcome dito ang mga kakamtinks na mga matitino, ha? Welcome na welcome dito. Sabi ni Mami B, mag-like na kayo mga bashers para di umurong ang mga utin ninyo. Correct! Kayo na mga bashers, mga DDS, John Buladako, kapag halimbawa mamaya matapos na yung pagtanong, mag-like ka, mag-share ka, Buladako, para mas lalong totoo talaga yung pagdako ng bola mo. Kasi Buladako, sa Tarogo, to mauwi ang usapan mamaya, sabi, oy mamay chang. Pag may, sa Tarogo, to mauwi ang usapan mamaya. Si Ma'am Ay, nandyan na si Ma'am Ay. O, di ba? John Buladako, mag-like ka muna tapos bumanat ka uli. O, ayan na si Ma'am Ay Chang, Tarogo na. Uy, Ma'am Ay Chang, na-miss kita. Okay, Ma'am Ay Chang, hello po, sabi ni Chio Paeng. So, yun lang guys, ha? Ay, ako naman dito, gahaman, basta Duterte. Totoo, gahaman. Hindi pala makapagtrabaho. So, ibig sabihin pala, kung wala pong mga 2. something billion na mga confidential funds itong mga Duterte na to, hindi pala ito magiging effective. Diba? Kasi nga, hinahabol pala nila yung confidential funds. Yung CIF. Nako naman. O yun, mga DDS, yung ina-idol ninyo. Oh. Diba? Yun yung mga ina-idol ninyo. Okay? Pink ang kulay ni Digong. Ayan. Ay, Chang sis, long time no see. Kamusta na? From Ma'am Joanna Twiler, 007. Sa akin dito, my blog is pro-government. Welcome sa akin ang mga DDS na mga nakakaunawa. Okay? Pero yung mga DDS na mukhang tae, oh, tae na nga, hindi pa magpapahalata na mabaho, kung ayun, nasasaktan kayo every time na magla-live ako. Maliit lang nga kayo, pero alam nyo kung bakit. Hindi naman kayo dito makaparami kasi unang-una, daming gwardiya dito sa live ko. So sana, Digong, Rodrigo Roa Duterte at mga DDS, kung may mga utak kayo at pakiramdam, okay, maiintindihan ninyo at nauunawaan kung ano ibig sabihin ng mensahe ng ating speaker, Martin Romualdez. Okay? Sana matauhan ang mga DDS na hindi po inaaway si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang nagiging dahilan kung bakit nabisto yung kanilang style of leadership na hindi pala sila makapag-perform kapag walang pera, pag walang confidential funds. Kaya nagtatantrum sila. Masisisi nyo ba yung taong bayan kapag ganon? Di ba? Hindi. Kaya nawala ng tiwala ang taong bayan sa inyo dahil sa maaga pa lang namumulitika na kayo. Kayo ang namumulitika kay Speaker Martin Romualdez. Nag-assume kayo na kalaban ni Sara si Speaker Martin Romualdez sa 2028. Kung di ba naman kayo tanga, 2023 pa lang ngayon, kayo tong gusto 200% manalo si Sara, bakit aawayin ninyo at sisirain ninyo yung taong nagtatrabaho lang at sinusuportahan ang legislative agenda ng ating mahal na Pangulo? Di ba? So tapos mapapalabas kayo na kamag-anak ni PBBM ang sisira sa kanya. Sino? Sinong kamag-anak? Oh. Hindi nyo maamin na kayo talaga kasi mga insecure kayo. No? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Pati mga pinklawan at saka mga dilawan, sinusuportahan ng administrasyon. Pero kayo, ano? Kayo ang nagiging oposisyon. Hindi ba kayo nahiya na si Sara Duterte andyan sa administrasyon? Tapos, kayo mga kumakampi kay Sara Duterte, mamasamain ninyo ang gobyerno? Di ba kayo nahiya sa mga kaluluwa ninyo? Pati tuloy si Digong naging bobo. Nakalimutan niya
na vice presidente ni PBBM ang anak niya. Si Sara Duterte ay bahagi ng administrasyon. Tapos kapag makapag-criticize ito si Digong, na wala namang problema sa pag-criticize, pero ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino. Kina-applyan niya ng reverse psychology. Pinamukhang magaling siya, greatest siya, pero bobo naman yung idea niya. Pinapahamak niya yung anak niya. Kayo hindi niyo nakikita yan, mga bloggers. Dapat nang banatan niyo si Digong eh. Sabi ni Digong, mag-ingat daw ang Kongreso sa Armed Forces of the Philippines. Ayaw tantanan ni Budol President ang Kongreso. Bitter kasi 50 na lang natira sa PDP laban niya. Oh. 'Di ba? Anong gusto niyo? Girahin ng Armed Forces ang Congress? Dahil gusto ni Digong magkagulo ang Pilipinas. Bakit pinag-iingat niyo ang Kongreso sa Armed Forces of the Philippines? May alam ka? Oh, tapos ayaw mong aminin na bahagi ka ng destabilization, sabi ni Trillanes. Oh, bakit hindi niyo masagot ang ano ni Trillanes? Sabihin mo, hindi ako, nakagulat lang ako, bakit nadamay ang pangalan ko? Di ba, Digong? Nababaliw na sila kay Speaker Martin Romualdez noong nakaraan feeling presidente. Ngayon naman feeling opposition. Ang gulo talaga mag-isip-isip ni Digong, hindi malaman saan talaga siya. At ang masama pa doon, ang nakakatawa pa doon, hello, sis, Timaisa, Miguelaw, shout out from Ma'am Aichang. Ang masama pa doon, sila po ang nagpapalakalat na tatakbo si Speaker Martin Romualdez sa 2028. Sila itong natatakot. Sila itong nagtatantrum. Sila itong, ano tawag nito? Sila itong, sila itong kinakabahan. Sila itong may alam. Bakit? Ang utak ni Speaker Martin Romualdez, binigay niya sa inyo? Antay namin ang demand ni Dilima sa kanya. Okay, pag nagkataon, siya naman papalit kay Dilima na hihimas ng reha, sabi ni Lady. Talagang si Speaker Martin Romualdez sinitira nila kasi di nila maaagaw ang pwesto ni PBBM. Got andyan si Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives. Tama, Lady, hintayin natin. Banat ni Dilima. Oh, sabi ni Chupaeng, darling Aichang, na-miss kita. Hope you're okay. Sabi ni Mami B. Sabi ni Madiscarte si Jeanette, the reality is Sara can't wait for 2028. Kaya balak nilang palitan si Romualdez speakership at first move, but nabuking. Okay? At dinimote si Gloria, kaya sila nagalit kay Romualdez. Totoo yan. That is true. No? Sinira nila si Sara. Kasi itong Sara naman, wala nga itong comment about sa isyong kudita kay Speaker Martin Romualdez. Agree, baby Sara, daw chupon, si Speaker Martin Romualdez ang binabanatan. Kasi gusto nilang tanggalin si Speaker Martin Romualdez, palitan ng kanilang kaalyado para mapadali nilang mapaila ng impeachment or ng what we call this, bigyan gawa nila ng kasalanan ng pangulo, no? Para mapaalis ang pangulo sa pwesto. At itong Sara Duterte naman, hindi niya alam kung magpagamit ba siya o hindi siya magpagamit. Kaya tikom ang bibig niya sa issue ng kudita, tikom ang bibig niya sa issue ng destabilization. Dahil siya yung beneficiary kapag nagkataon. Tama? Mamay siyang, tagal mo hindi nagparamdam, sabi ni Chupaeng. Sabi ni Baby Sara Mau, ay Baby Sara daw Chupon, madali kasi nila ma-impeach si PBBM if wala na si Speaker Martin Romualdez. That is true. May possibility po talaga yon, no? I agree, Madiscarte, atat na atat kasi habang tumatagal, pabaho ng pabaho sa bayan yung mga Duterte dahil sa umaalingasaw na kabahuan nila, sabi ni Lady. Okay? Sabi ni Munting Tinig, ako merong twist dyan. May twist daw si Simply Tokis vlog. Abangan po ninyo yan. Yeah, Simply Tokis, malapit na nating kantahin ang magkaisa with Kadilawan. So paano yan? Mamamatay-matay ang si Maharlika, mamamatay-matay. Sino ba yan yung mga
abnormal na mga kwan, magmamatay-matay, di ba? Oh. Kasi alam mo kung bakit? Sa totoo lang, masasakit yung mga loob nila dyan at mga abdo, mga atay, mga kasukasuan nila kapag nakita nila na ang dilawan, tingklawan, ay makikipag-unite at suportahan ng gobyerno ni PBBM. Si Trillanes na nga, oh, tingnan mo, oh, suportado ang gobyerno ni PBBM. Mortal na kaaway ni Digong yan. Oh. Tapos sabi ng mga DDS, sila naman yung kawawa. Okay, party awit ng mga minx ay pinks pala. Yung rosas daw ang kulay ng mundo nila. Ay, nako. Sabi ni Jim Magarais, ingat kayo dyan, sir. Maraming salamat. Okay, maiiwan ang DDS or DDSHETS. Totoo yan. Ganun ba may masyang condolence? Oh, yala. Condolence, ma'am, ay... Nagingalo na kasi yung itlog ni Asong Digong. Oh. Asong sumuka ng tae. Diba? Oh. Nag-guess ninyo? Eh kasi kayo eh, atat na atat kayo. Walang dahilan para awayin nyo si speaker. Kalyado ng Pangulo yan, aawayin nyo? Ano kayo, hilo? What, tahimik kayo sa issue ng kudita kay Speaker Martin Romualdez dahil makabenefits ang partido nyo. Salamat sa iyo dahil dito napalabas ang mga dilaw at mga pinks. Hindi. Para sa akin kasi, welcome po dito yung mga dilawan at mga pinklawan. Welcome po kayo dito. Kasi sa totoo naman talaga, malaki naman talaga yung ano na didigong sa mga dilawan at saka mga pinklawan. Atraso ba? Okay? Malaki naman talaga yung atraso ni Digong. Eh unang-una, pinakulong si Dilima. Opposition yan. O. Siguro, nakikita ko, maging opposition ang Dilawan at Pinklawan sa mga Duterte, hindi sa mga Marcos. Kasi nakarealize na yung mga Dilawan at saka Pinklawan kung gaano kaganda ang pamumuno ng ating mahal na Pangulo ngayon. Dahil ang Pangulo ngayon natin ay walang kulay politika. Welcome sa kanya, Dilawan ka man. Kahit ano, PDP laban nga, welcome nga sa partido niya eh, di ba? Sa Partido Federal ng Pilipinas. Oh. Naintindihan ninyo? Kay PBBM kasi walang politika-politika yan. Tingnan mo, umalis ang PDP laban kay Digong, anong nangyari? Tinanggap ng Partido Federal ng Pilipinas ang partido ng ating mahal na Pangulo. Oh. So, hindi malayo na ang Dilawan, Pinklawan, ay awitin ang magkaisa. Pagkatapos, yung mundo ay kulay rosas. So, bawat dikta or bawat punto sa awitin na yan, aawitin, masasaktan ang mga DDSHETS. Nagugulat nga ako kay Christian Esguerra kasi, you know what, Christian Esguerra is bright, no? Matalino siya. Oh, eh, minsan ko lang siyang niratrat, pero dito, okay na. Basta wag lang silang babanat sa unbothered president PBBM ko. Oo naman. Lahat naman tayo nananakawan, di ba? Hindi lang pinklawan. Oh, sabi, that is true. No? Condolence, Ma'am Ai Chang. Napuno na ata lakas. Kaya sa federal na iniirilipat mga gusto lumipat sa congressman. So, Pilipinas, ang priority ni PBBM, hindi ang partido. That is correct, Mami B. Pero ang hunyango na anti-Marcos, hindi Pilipinas ang kanilang priority. Priority nila ay ang partido. Tulad ni Robin Padilla, no? Senador siya ni Digong, hindi ng namumulat si Esguerra sa mga sinasabi ng mga guest niya, Ma'am Mighty Baisa, kaya medyo naliwanagan siya. Ang gagaling ng mga guest ni Christian Esguerra, di ba? Andyan si Liamas. Minsan, actually, yung guest niya nga kanina siguro si Laila Dilima. One-on-one sila ni Laila Dilima. No? Oo nga, walang kulay sa Pangulo natin, isinama si Recto sa US. That is true! At may napapabalita na parang papalit ata na Department of Finance Secretary si Recto.
Diba? Correct me if I'm wrong. No? I am uncertain about that information. Pero parang si Recto atang napapabalitang magiging finance secretary. Simba ko lang. Oo. Kaya kay PBBM wala pong kulay politika. The late Percy Lapid, sabi ni Madiscarte, as said, PBBM is much better than the Dutertes. Kaya maraming pinklawan ang tanggap si PBBM dahil idol nila si Percy. Okay. BBM, Romualdez lang sa kalam. Salamat, pinaglaban nila ang West Philippine Sea. That is true. And that's worthy to be appreciated. Why? Nanindigan sila para sa ating bansa. Hindi katulad ni Pangulong Duterte na parang asong tahol ng tahol, no? So, sabi ni Lady, agree Mami B, ang bayan ang numero uno sa Pangulo kaysa sa partido. Totoo yan. No? Kasi si PBBM, I perceive PBBM is not only politician but a statesman. Kaya sa mga pinklawan dito at saka mga dilawan, pag nanood kayo ng live streaming ko, huwag kayo basta-basta magagalit sa akin kasi ako kasi yung isang vlogger na marunong po akong umintindi sa dapat unawain at intindihin. No? At nauunawaan ko rin kung ano yung mga political stand ninyo. Okay? That's the reason why na magkaunawaan tayo. No? Laban sa mga principle ni Digong. Oo nga, Mami B, no? Pinapanood ko yung interesting ang topic. Yan si Sir Glenn, si Dilima ang guest kanina. Yeah. Diba? Akala nyo, pag wala akong ginagawa, pag hindi ako nakapag-live, pinapasadahan ko yan, yung mga ganyang klase yung mga vlog. Oo, mga commentary. Because I really like the guest. Eh? Oejin, magkakaiba tayo ng Oojia, sabi ni Chupaeng, magkaiba tayo ng politiko na sinasampatya pero pagdating sa bansa at teritoryo, iisa lang ang pinaglalaban natin. That is correct. That's why pro-government bloggers and pro-government supporters or Filipinos, loyalists or pro-Marcos, mga malawak yung pang-uunawa, no? Hindi tayo nagsisingle out. Ang importante, we learn how to bridge the gap of communication. Ganun lang kasimple. No? Hindi sa lahat ng oras magkatugma yung ating prinsipyo sa lahat-lahat. Meron talaga sa lima na hindi natin pagkakasunduan. Okay? Pag i-evaluate natin, may apat o tatlong matitira na pwede nating pagkakasunduan. Or kahit na isa lang, suchoks na yon. Parang katulad ng isang principle that we cannot please everybody. But sa issue ng politika, hindi sa lahat ng oras mag-aaway tayo. Meron tayong hindi pagkakaunawaan sa issue political, pero meron din tayong pagkakaunawaan sa issue ng political. So isang tabi natin yung hindi natin pinagkakaunawaan, bigyang halaga natin yung isang bagay na nagkakaunawaan tayo. Ganun yun. Because sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, essence of unity and collaboration. Unity in the midst of diversity. Diversified beliefs. Diba? Kaya nga, BOM Unity at Bagong Pilipinas, ibaon ang nakaraan. Yan ang motto ni Apo PBBM. Mga DDS lang talaga di makamove on. Kasi sobra silang attuned and sobrang structured ang kanilang utak na wala ng ibang magaling pa na papalit kay PBBM kung di si Sara Duterte lamang. Pero tingnan mo, maaga daw sinira si BP Sara. Maaga pong binigyan ng pagkakataon ni Sarang makilala siya at makilati siya. Kaya kung anumang pambabatikos at komentaryo, negatibo o positibo, laban kay Sara Duterte, hindi po kasalanan ng taong bayan yun. Kundi kasalanan po nila yun. Dahil binigyan nila ng oportunidad ang sambay ng Pilipino i-evaluate ang kanilang tinatawag na leadership style. So maaga sila nagpakilala. Dagdagan pa ni Digong na siya lang pinakamaingay na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil feeling relevant pa siya. Oo, aminin ko may mga bagay
may bagay na kayang gawin ni Digong na hindi ko kaya bilang ordinaryong tao. I do believe that. I acknowledge that. Okay? Pero nakalimutan ni Digong na tapos na ang kanyang termino. So ibig sabihin pala, sir, kapag tapos na ang termino ni PBB, ni PRRD, hindi na siya pwede makialam. Pwede. Pero much better na hindi. Dahil unang-una, bawat pakialam niya, babalik sa kung paano yung hindi niya nagawa. Naintindihan ninyo? So makakarinig lamang siya ng sumbat. Makakarinig lamang siya ng pagpapaliwanag. At kayo ng mga supporters, ay maaapektuhan. Kasi si Gloria hindi maingay. Si Erap hindi mahingay. Tatlo pa silang buhay na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi nag-iingay itong si Gloria na mas may karapatan pang mag-ingay kaysa kay Rodrigo Roa Duterte? Pero hindi. Kahit tinanggal siya, dinemote na siya, tahimik pa rin siya, supportado niya pa rin ang kamera, supportado niya pa rin ang administration. Nakialam ba si Gloria Macapagal-Arroyo sa issue ng West Philippine Sea? Wala. Nakialam ba si Gloria Macapagal-Arroyo sa issue ng destabilization? Wala. Dahil makahalataman siya. Tahimik na lang siya. Kasi nabisto na yung kanilang galawan sa kamera. Yung napurnadang kodita sa kamera. Oh, di ko pwedeng isang tabi. Kasi di ko maunawaan si Harimau. G, sabi ni Digonggong na pabayaran daw mga media at pintlawan kaya daw na nahimik. Naniniwala ka ba doon? Naku. Si Maternidad. Pagka-alyado nila, hindi nababayaran. Pag kinokomentaryuhan sila, nababayaran na kaagad. Kapag tahimik ang mga media ngayon, bayaran na. Hello. Pagkakaalala ko nung buhay pa si Panot, hindi naman nag-ingay noong naupo na si Digong. Bukod tangi lang si Digong, nag-ingay na naging presidente. That is correct. Then that's my observation. Tama yun siya. Tama yung Chupaeng. Ha? Nung buhay pa si Pinoy, wala po si Pinoy komentaryo sa pamumuno ni Digong. Pero nung si Digong na, nawala, pinalitan ni PBBM ang dami niyang mga sinasabi na hindi niya man ginawa nung panahon na siya ay Pangulo. Mamaya awitin ko ang magkaisa. Sabi po ni Simply Talkies. Daldal kino kasi si Maudix, kaya ayon lalong nabuking sa destabilizations nila. Okay? Ayun. Tigas, kakatanggol sa anito niya. Sana isama ni Dilima si Harimau na kakasuhan. Yan. Sabi ni Rene Batario, hindi tatalab magic ni Maudix. Dapat sa'yo ipalit kay Dilima sa kulungan. Yan. Sabi ni Ma'am Joanna Twiller, noon nakaupo si Dix, di na ni alam si PBBM. Okay ba ko, sinuportahan pa nga. Si his term is finished, imanahimik na siya. At aasikasuhin time sa mga apos niya at konti na lang natira na buhay niya. Kaya lang, pakialamero eh. Kaya ang tawag doon, panggulo. Diba? Panggulo. So guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Naway sa susunod naman na pag-livestream natin ay samahan niyo ang Munting Tinig. So Digong, kung may utak ka at may pakiramdam ka, ang masasabi ko lang, mahiya ka sa mensahe ni Speaker Martin sa iyo, at yan dapat ang makuha ng mga DDshets. Di ba? Oo, Simply Talkies. Frankas, panik ka sandali kay Sir Glenn. Okay, di ba? So yun lang. Maraming salamat sa inyo. And welcome po lahat ng mga bago dito. Bumalik kayo mga dilaw ha uli pag nag-ELS si Sir Glenn. Yan. Sa mga dilawan at mga pinklawan, you're very much welcome here in my channel. Kasi naniniwala tayo na yung ating pagkakaibang ng prinsipyo politikal, maaari naman natin yan na pag-usapan sa maayos na pamamaraan.
huwag nyo lang pakialaman yung aking puso. Ay, magagalit talaga ako. Magsisermon talaga ako niyan. Remind ko lang, sabi ni Mami B, di pa nag-like, mag-like na kayo bago po mahuli ang lahat. Thank you very much. Gia, thank you din, sir. Good night. Maraming salamat. Okay? And thank you for being an honest, na ikaw po ay isang pinklawan. Ha? Hindi naman lahat ng pinklawan ay kalaban ko at masama ang tingin ko sa kanila. O katulad mo, maayos ang pagpasok mo dito, maayos ang pangunawa mo sa mga sinasabi ko, nagkasundo tayo sa iba't ibang issue political at maaaring may mga hindi tayo pagkakasunduan, but we respect each other. Do not dwell on our differences. Dwell on the things that we can work together collaboratively. Okay? Diba? Nostradamus ng Pilipinas. Hello po. Yan. Next time. Hiramon ko time machine ni Michael Fox. Sabi po yan. Hello, hello, Tinkerbell. Shout out sa inyong lahat dyan. So, thank you, bye-bye. Have a nice day and God bless everyone. Maraming maraming salamat. No? Sa muli, don't forget to subscribe, comment, like, and share this live streaming for the benefits of everyone. For the enlightenment of everybody. Yan. At I really appreciate your time. No? So nakaabot tayo ng 2 oras at sana'y naliwanagan, naging maayos yung ating talakayan. And thank you very much. Bye-bye, have a nice day, and God bless everyone.